mga kwento ni Felmo. Magandang araw, Sir Seth. Ako po si Matthew, isang Grab driver. Madalas akong nakikinig sa inyo kapag wala akong napipick up na pasahero. Lalo na at madalas ay nakapark lang ako sa isang kanto kapag walang nagbubook ng request. Gusto kong ibahagi sa inyo ang sarili naming karanasan ng pinsan kong si Bugoy. Taong 2008 nang mangyari ito sa isang bahay sa Muntinlupa. Sa exclusive na subdivision o village ito nangyari, Sir Seth. Kaya naman hindi namin inakala na mararanasan namin ang ganito. August ng 2008, nang matanggap namin ang balitang namatay ang tita ko, bunsong kapatid ni nanay. Nagulat kaming lahat noon gawa ng ang pagkakaalam namin, wala itong sakit. Si Tita Bing ay isang matandang dalaga. Hindi namin alam ang rason kung bakit hindi ito nakapag-asawa. Pero base sa kwento niya sa amin noong nabubuhay pa ito, dalaga pa lamang eh kung saan-saan na siya napapapadpad para maging kasambahay. At yung huling inalagaan niya, noong pumanaw, nagkaroon siya ng parte ng yaman. Hindi niya winaldas ang yaman na yon. Nagsimula siya ng negosyo kasama ng isa pa nilang kapatid ni nanay noon na nasa Bicol. Doon niya pinondo ang pera hanggang sa lumaki at nagkaroon ng tagumpay na mga investment sa iba't ibang negosyo. Merong mga panaderya, bentahan ng itik sa Laguna at kung ano-ano pa. Stable na ang buhay ni tita nang umabot ito sa edad na 30 anyos. May mga pagkakataon na nagta-travel pa ito abroad. Sobrang alaga din ito sa sarili at palagi kaming kinokontak at kinakamusta. Dalawang linggo lang yung pagitan nung huling nangamusta sa amin si tita. Doon namin nalaman na natagpuan itong wala ng buhay sa sarili niyang bahay. Ilang araw na itong patay ng makita. Kahit pa nasa loob ng village ang bahay na ito, hindi ito kumuha ng kasambahay dahil simple lamang ang lote at bahay niya. Isang maliit na front yard, parking ng sasakyan, sala pagkapasok, kainan at kusina sa bandang kanan na may bintanang nakikitang front yard, at dalawang kwarto sa kabila. Kapag dumiretso ka naman eh, sala na. Tapos merong sliding door sa likod at parang maliit na lanay at maliit na garden doon. Sa bubungan, merong tangke ng tubig. Sa pagkakaalala ko, nabalita pa yung nangyari na ito sa TV. Ilang araw lamang din siyang binurol, Sir Seth, gawa ng bulok na ang katawan nito. Ang ipinagtataka namin noon, ayon sa mga espesyalista, appendicitis umano ang naging dahilan ng pagkamatay. Sa salita natin na normal na mga tao, bangungot. Tapos yung katawan niya, para umanong isang buwan nang nabubulok. Eh di ba, tumawag pa itong si tita sa amin. Dalawang linggo bago ito namatay. Wala ding foul play o forced entry sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Malinis ang bahay. Wala ding nanakaw. Inuwi ang bangkay nito sa Bicol at doon inilibing. Wala akong trabaho noong mga panahon na yun, Sir Seth. Sa madaling salita, ako ang isa sa nautusan na magbantay muna sa bahay ni tita. Kasama ang pinsan ko, na si Bugoy. Ang pinsan kong si Bugoy ang pinaka-close ni tita sa amin. Wala namang inggitan pero masasabi kong swerte po itong si Bugoy dahil binibigyan ito ni tita ng allowance. Hindi naman iyon inaabuso ni Bugoy. Iniipon niya ito. Bumiyahe si Bugoy mula sa Ilocos at nagkita kami sa terminal sa Pasay.
at sabay na kaming dumiretso sa bahay ni tita. Lock ang kwarto ni tita. Hindi din namin ito binubuksan noon bilang respeto na rin sa kanya at sa mga naiwang kagamitan niya doon. Ang isang kwarto yung ina-accommodate namin. Double deck. Meron akong kinatutuwaan na display ni tita. Sa mga listeners natin, alam niyo yung Big Mouth Billy Bass. Iyon yung isda na nakadikit sa isang stand. Kapag naka-on yun, Sir Seth, at may dadaan na tao, tutunog. Kakanta yun ng Take Me to the River. Madalas naka-off ito, Sir Seth. Dahil sa tuwing dadaan ka ng ilang metro sa kanya, kakanta talaga ito. Tandaan niyo tong display na ito, mga kagiliwa. Mamaya, malalaman niyo kung bakit. Dahil sa hindi kami sanay sa ganitong subdivision, napagpasya namin ni pinsan na mamasyal muna sa bandang Alabang. Maraming mga malls doon. Mga hapon na kami nakauwi. Bandang alas 4 pa lamang yun ng hapon. Hindi naman ako natakot pero ang unang napansin ko noon, sa tabi-tabing bahay at lote, kapansin-pansin ang bahay ni tita. Yung ultimong kahit halos magkakakulay at parehas ng disenyo. Pero para bang walang kabuhay-buhay yung kanya. Natatanging bahay niya lang. Kapag titingnan mo yung mga katabing magkabilang bahay, halos parehas sila ng pagka-bright ng kulay. Pero kapag nakafocus ka sa mismong bahay ni tita, parang ang gloomy. Yung parang ito lang yung bahay na natatakpan ng ulap. Ganon. Dahil sa wala naman kaming ginagawa ni Bugoy noon, nagdesisyon kami na linisin ng labas at binyagan ng mga halaman, lalo na mga bugambilya. Madilim-dilim na kaming nakatapos. Nagsaing kami at bumalik ulit sa labas na yon. Si Bugoy, nagyoyosi ito, Sir Seth. So habang nakatitig kami sa mga dumadaan, nagpausok muna ito. Nakakailang buga pa lamang siya, Sir, nang meron kaming narinig na boses. Sumisigaw ito. At ang sabi, patayin mo yan. Sa gulat ni Bugoy, naitapon niya sa sahig ang bagong sinding Yossi. Tapos inapakan. Nagpalingat-lingat kami kung saan galing ang sigaw na yon. Dahil baka mamaya kapitbahay lang. Wala kaming nakitang tao sa mga bahay. Maski sa kabilang kalsada. Imposible ding katabing bahay dahil naka-firewall ang isang bahay sa kabila. At mataas naman na pader ang nasa kabila noon. Weird ka ko. Pero dahil sa parehas kaming hindi sanay sa ganitong lugar, baka nga bawal at may dumaan na hindi namin nakita. Sabi ko na lamang kay Bugoy na kung gusto niya talaga mag-yossi, sa likod na lamang ng bahay, sa may lanay. At least doon, walang makakakita sa kanya. Sumunod naman itong pinsan ko. Ako naman, hindi ako umalis doon sa harap. Tapos, mga ilang minuto pa lamang yun, bigla na namang may sumigaw. Ganun ulit. Patayin mo yan, sabi ng boses. Dito, malinaw na sa akin na wala sa harap o sa gilid nang gagaling ang boses na ito, kundi nasa bandang likuran, kung saan ako nakapwesto. It's either sa loob ng bahay o sa pinakalikod kung nasaan si Bugoy. Sa pag-aakala kong nasilip ng kapitbahay si Bugoy na nagyoyosi sa likod, at doon nang gagaling ang boses noon, pumasok ako para sana silipin ito. Saktong pagpasok ko, papasok na rin itong si Bugoy. Sabi ko sa kanya, sino yung sumigaw?
Binalik nga yung tanong sa akin na yun, Sir Seth. Ang akala ko, sa likod nang galing ang boses. Ang akala niya, sa harap kung saan ako nakapwesto. Ibig sabihin, wala sa likod o sa harap yung boses na yon, kundi sa loob. Nagtinginan kami noon, pero in doubt pa rin, Sir Seth. Dahil siguro sa parehas kaming lalaki, ayaw namin ipakita na takot kami kahit na iba na ang iniisip ko noon at mukhang hindi magiging maganda ang unang gabi namin sa bahay ni Tita. Sabi ko na lamang kay Bugoy noon, huwag nang magyosi kung kaya namang pigilan. Mukha kasing may nagagalit doon. Tumango naman ito. Maayos naman kaming nakapaghapunan. Sa sala kami tumambay para manood ng TV. Yung hallway ng dalawang kwarto noon, hindi gumagana ang ilaw. Tapos yung ilaw sa sala na merong chandelier. Kahit nabuksan namin ang lahat ng bulb noon, mapaputi man at dilaw, kulang na kulang pa rin kami sa liwanag na binibigay niya. Para bang ang dilim. Partida. Walang masyadong gamit si Tita. At puti pa ang pader nito. Pero napakadilim talaga ng paligid. Hindi kalaunan, nakaramdam na ng antok si Bugoy. Pumasok na ito sa tutulugan namin na kwarto. At ako naman ay nanood pa saglit. Siguro mahigit isang oras bago ko pinatay ang TV at pumasok na rin sa kwarto na yon. Pagkapasok na pagkapasok ko doon, biglang nagtaas ng ulo si Bugoy. Umupo ito. Tinanong niya ako noon kung kakapasok ko lang ba. Sabi ko naman oo. Tapos ang sunod na tanong niya, kung pumasok ba ako kanina. Sabi ko hindi. Pinaulit-ulit niya yung tanong na yun, Sir Seth. E di sabi ko naman sa kanya, hindi talaga ako pumasok noon. Dito, tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, noon kasing papikit na ito. Bigla na lamang umanong umalog ang double deck. Napadilat siya. Naabutan niyang may mga paa na paakyat sa taas ng double deck na ito. Naramdaman niya din na may humiga doon sa taas. At nakita niyang merong nabuong anino sa may paggitan ng espasyo ng higaan na yon. Nagtaka nga siya gawa ng hindi niya narinig ang tunog ng pintuan na bumukas. Kahit na maingay ang pinto na yon. Sabi ko naman sa kanya, baka nananaginip lang siya. Kita ko sa mukha ni Bugoy noon ang pagtataka. Yung tipong hindi siya naniniwalang, nananaginip lang siya. Umakyat na ako sa taas ng double deck at nahiga na. Hindi ko na alam kung anong oras yun pero sa tingin ko ay nasa madaling araw na noon. Nagising ako gawa ng merong parang humahalinghing o umuungol. Yung hagulgol na pigil, Sir Seth. Pinakiramdaman ko si Bugoy noon. Baka nananaginip ka ako. Pero hindi. Inangat ko konti ang ulo ko para silipin ang espasyo ng pintuan. Baka mamaya naiwan ko na bukas ang TV, di ba? Cinema One pa naman ang pinapanood ko noon. Pero walang liwanag akong nakikita na galing sa TV. Tapos ayon, yung ungol paunti-unting lumakas. Tunog na nanangis. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang nagsisisigaw ang umiiyak na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses ito ng babae at nanggagaling sa kabilang kwarto. Sa nakalak na kwarto ni Tita. Gusto kong gisingin si Bugoy noon pero ayaw kong gumawa ng ingay.
at sa maniwala man kayo o sa hindi. Ganito ang sumunod na nangyari, Sir Seth. Yung kwarto na yun sa kabila, bigla na lamang kumalampag. As in, pinihit-pihit ang doorknob. Nakalak ito. Wala kaming susi ng mismong kwartong yon. Kaya noong marinig kong bumukas ang pintuan na yon at pasarang binagsak, napatalon na ako sa double deck na hinihigaan ko. Si Bugoy, nakaupo na rin pala ng mga oras na yon at naririnig niya rin ang pananangis na ito. Dito ko na binulungan si Bugoy. Sabi ko, "Goy, ano yon?" Ang sagot niya, patanong ulit. Magnanakaw daw ba? Imposible, Sir Seth, gawa ng babae tapos magnanakaw. Tapos gagawa ng ingay at iiyak. Anong modus yun, di ba? Hanggang sa ito na. Naalala niyo yung sinabi kong display ng parang isda. Yung Big Mouth Billy Bass. Yung di baterya at may sensor. Yung kapag may dadaan, tutunog at kakanta. Sabi ko nga kanina naka-off yun. Pero bigla na lamang itong tumunog at kumanta. Na ang ibig sabihin, merong nag-on at merong dumaan doon. Kahit na maingay ang display na yon sa sala, walang kung sino sa amin ang nakapag-isip na lumabas sa kwarto namin. Magkatabi kami ni Bugoy. Nasa sahig ako. Siya nasa higaan. Dasal ako ng dasal noon na sana kung sino o anuman yon, huwag pumasok sa kwarto kung nasaan kami. Isang dasal yon, Sir Seth, na hindi nadinig. Dahil mula sa pader na katabi ng pinto at kaharap lamang ng double deck, meron na lamang kaming biglang narinig na yabag kahit na wala kaming makitang tao. Basta nandun yung yabag. Mabibigat ang bawat paghakbang na ito, Sir Seth. Dito na ako nakaramdam na para bang sumikip at uminit bigla ang kwarto kung nasaan kami. Alam kong ramdam din yun ni Bugoy. At ang bagay na nagpadesisyon sa amin na lumabas at tumakbo sa kalsada ay nang marinig namin ulit ang tangis na noong mga oras na yon, malakas na iyak na, na para bang kaharap lang namin ito. Nakapaa kaming lumabas noon. Hindi na namin nabuksan ang gate at dahil hindi naman kataasan ay tinalon na namin parehas yung pader. Ang unang naisip naming puntahan, guardhouse. Saktong-sakto namang pagkaliko namin sa kanto, merong gwardiya na rumoronda at nakabike. Ayaw naming gumawa ng ingay noon, Sir, kaya naman kinawayan na lamang namin ito. Mabuti na lamang at asfaltado din ang daan, kaya walang naging kaso ang mga aapakan namin noon. Maliwanag ang ilaw ng bawat poste at kahit madaling araw na, may mga labas-masok pa rin na kotse doon sa lugar. Lumapit kami kay Manong Guard. Hindi namin alam kung saan namin sisimulan yung ikikwento sa kanya. Pero nagpasama na lamang kami sa bahay ni Tita. Akala namin, hindi kami papaniwalaan ng gwardiya na ito. Pero nang marinig niya ang naranasan namin, nalaman namin na meron din palang sariling karanasan ang karelyebo niya na ito. Maaring sa simula pa lamang ng kwento, meron nang nagtatanong kung paano agad nakita ang katawan ni Tita. Kung wala namang direct contact kung kahit kanino, wala ding kasambahay, at wala din namang bumibisita sa kanya. Yun pala, yung gwardiya na karelyebo ng nilapitan namin na yon. Siya ang nag-report para madiskubre ang bangkay ni Tita.
Ilang gabi na umanong nakakakita ng babaeng nakatayo sa bubungan ng bahay, yung gwardiya na yon, sa may bandang tangke ng tubig. Ang ipinagtataka niya, kapag iniilawan niya ito at kakausapin, hindi niya maaninag ng maayos. Pero kapag ibababa niya yung flashlight niya, malinaw na nakatayo ito doon. Kapag nagdo-doorbell naman siya sa bahay, walang sumasagot. At yung huli nga, nang muli niya itong nakita sa may bubungan, para bang hinintay lang siya nitong dumaan. Pagkatapos ay tumalo nito pababa. Dahil sa nag-aalala, nagradyo kaagad ang gwardiya nito. Sinubukan niyang akyatin yung bakod ni tita para puntahan kung saan ito bumagsak. At walang kahit anong nakita doon sa parte na yon. Dito na siya nag-follow up sa radyo. At hindi ko lang sigurado sa protocol ng asosasyon ng village na yon. Pero nag-force entry umano sila. Bukas ang pintuan ng kwarto ni tita. At nang abutan nila ito, wala na siyang kabuhay-buhay. Ang ipinagtataka din nila noon, bakit noong kinuha na ng mga espesyalista ang katawan, lumabas na bulok na ito. Pero noong makita nila, hindi naman. Yung mukhang kamamatay lang talaga. Naniniwala ang mga guard dito na may kababalaghan nga na nangyayari sa mismong bahay. Noong umaga din na yon, yung mismong kapitbahay nang lumapit sa amin. Narinig niya daw yung ingay namin noong madaling araw. Sabi nito kung pwede, pabindisyonan ang bahay kung may planong ibenta ito. Hindi sila masyadong close ni tita pero mula nang namatay nga ito, kung ano-ano na ang naririnig nila sa bahay na yon. Madalas ay umiiyak at kalabugan ng mga pintuan. Kinontak namin noon si nanay, ang kamag-anak namin sa Ilocos at Bicol. Nagbigay sila ng suggestion na kung pwede nga ay ipatingin ang bahay at maghanap na rin ng medium na pwedeng kumausap kay tita. Baka sakaling may habilin ba ito o may mga hindi nasabi sa amin kaya nagpaparamdam. Dahil sa mas madaling makahanap ng manggagamot o medium noon sa probinsya, meron silang nahanap na kakilala sa may bandang Bicol. Bumisita ito sa mismong puntod ni tita. Legit na medium ito, Sir Seth. Nagawa niyang malaman ang address ni tita dito sa Muntinlupa. Ultimong numero ng bahay. Kulay ng gate. Kulay ng kwarto. Alam na alam niya. At dahil din sa medium na ito, natuklasan namin ang kahindik-hindik na katotohanan. Ang dahilan ng pagkamatay ni tita, barang. Napakagaling ng mangbabarang ang may gawa nito. At sa tingin ng medium na yon, ay malaki ang binayad ng may gawa nun. Baka malaki din ang galit at inggit kay tita. Nakakalungkot lang na parte na kahit alam ng medium kung sino ang nagbarang, wala itong kakayahan na balikan yon. Ang kaya niya lang talagang gawin eh, kausapin yung tita namin. At saka takot din itong mabalikan gawa ng nasa lahi talaga ng gumawa ang mambarang. Kaya kahit na ibalik ito ng kung sinong maalam, lalala lamang ang lahat. Gaganti at gaganti ang angkan nito. Pinabulok umano ng mambabarang na ito ang mga laman ni tita. Yung mga laman loob kaya siguro mukha pa rin itong maayos at parang natutulog lang. Yung panlabas na anyo. Pero ang pinakaloob na katawan eh, bulok na. Naisip namin na posibleng inggit o baka may galit ito kay tita. Pero wala talaga kaming alam dahil sa ang mga kalapit naman itong mga kaibigan at mga kakilala, eh hindi kami pamilyar. Dahil sa magkakalayo nga kami ng tirahan,
at hindi pa rin naman uso ang mga Facebook noon. Yung tungkol naman sa bahay, labas na umano si tita doon. Hindi na si tita ang may gawa ng pagpaparamdam, kundi ang mga negatibong enerhiya na natira sa bahay na ito. Dahil na rin siguro sa ang nakatira doon ay nabarang at namatay sa barang. Kumbaga, mas na-attract ang mga negatibong elemento sa bahay na yon at yung iba, nanirahan o nanatili pa. Ewan, basta ang nangyari pagkatapos noon, umuwi na lamang ako kasama si Bugoy sa bahay namin sa Pasay. Nagpa-schedule na lamang ng cleansing o blessing kasama sila nanay. At matapos nga noon ibinenta na ang property na ito at nawalan na rin kami ng balita pagkatapos noon. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Johnson. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa karanasan ko sa mag-amang itinuring kong isang pamilya. Tawagin na lang natin silang Fred at ang anak nito na si Bunoy. Kababata ko si Fred. Ampun-ampunan si Fred ng mga magulang ko noong kabinataan niya. Dahil sa ako lamang ang nag-iisang anak na lalaki noon, naging magkapatid ang turingan namin nito ni Fred. Noong mga kabataan namin, kadalasan si Fred yung isa sa pinagkakatiwalaan nila nanay at tatay, lalo na pagdating sa pagpapastol ng kalabaw, ng baka, mga kambing namin sa sakahan. Ayaw na ayaw ko ng pagsasaka noon, Sir Seth. Pero nang dahil sa talagang napadikit ako dito kay Fred, kapag wala akong pasok, lagi akong sasakahan namin. Minsan, doon din ako nag-aaral o gumagawa ng assignment ko para pati itong kaibigan ko makapagbasa at matuto rin. Ilang beses na ring inalok ng mga magulang ko itong si Fred, Sir Seth, na kung gusto niya doon na umuwi o manirahan sa amin gawa ng yung pahingahan kasi namin sa bukid na yon. Literal na tatlo lang yung pader. At ang isang kanto, bukas na bukas. So kung papasukin si Fred doon ng kung sino man na merong masamang balak, wala siyang kalaban-laban. Tumanggi naman itong si Fred. Sabi niya mas maigi na daw na doon siya natutulog. Lalo na at noong mga panahon na yon, uso yung nakawan ng binhi at pakwan. Dagdag pa niya, may mga kasama naman umano siyang mga alagain. Yung aso, kalabaw, baka tsaka kambing, na nasa harapan lang din ng pahingahan. Ang higaan niya lang din noon ang duyan. So ang ginawa ng mga magulang ko noon, binigyan na lamang siya ng bisikleta kung sakaling merong emergency. Lingid sa kaalaman namin, Sir Seth, itong si Fred ay meron palang tinatagong sikreto na maski sa akin nakadikit niya, ni minsan noong kabinataan pa namin, ay hindi niya na ikwento. Pero mamaya na ito, Sir Seth. Fast forward muna tayo. Nasa 19 anyos nang nagpaalam si Fred. Aalis na umano siya doon sa sakahan namin. Tinanong ito ng mga magulang ko kung bakit at kung saan ito tutuloy. Hindi ito sumagot, Sir Seth, pero alam mo yon. Ramdam na ramdam ko yung lungkot niya noong mga panahon na yon. Pinilit ito ng mga magulang ko na manatili. Kung ano-ano ang mga inoffer sa kanya. Gawa nang magmula kasi nang nanirahan siya doon. Kumaganda yung mga bunga at nagkakaroon ng buhay yung bukid namin. Walang hiningi si Fred na kondisyon para manatili. Nagmakaawa ang mga magulang ko sa kanya gawa ng ayun nga. Tinuturing na siyang anak ng mga ito.
hanggang sa ako na mismo ang kumausap sa kanya ng masinsinan. Dalawa lang kami. Ilang beses ko siyang tinanong kung bakit, kung ano ang problema niya noong mga panahon na yon. Tumingin lamang ito sa akin, Sir Seth. Napakalalim ng iniisip niya. At ang unang tanong niya, kung maniniwala daw ba ako kung sasabihin niya na kung mananatili siya doon, hindi na magiging maganda ang mga ani sa susunod. Pipestehin, mabubulok ang mga tanim, at posibleng merong hindi magandang mangyayari sa pamilya namin. E di ako nagtaka, Sir Seth, kung paano mangyayari yon. Gawa ng mula nang nandun siya. Niminsan hindi pumalya yung taniman namin sa ganda ng produkto. Sasagot pa sana ako, Sir Seth. Pero bigla na lamang mangyak-ngyak itong si Fred na sinabi sa akin na hiyang-hiya daw siya sa amin. Pero ayaw niyang maging rason ng pagbagsak ng sakahan na yon. Basta payagan na lamang siyang makaalis. At ang huling hindi magandang mangyayari sa sakahan ay mamamatay ang mga huling iluluwal ng mga inaalagaan niya doon. At pagkatapos nun, ay magiging maayos na rin ang lahat. At kapag nanganak pa ulit ang mga inaalagaan niya matapos nun, magiging malusog na ang mga ito. Halong tampo at galit yung naramdaman ko kay Fred noon. Naisip ko na nagrarason na lamang ito para makaalis. Sobrang babaw at hindi kapanipaniwala. Sa galit ko, ako na mismo yung nag-encourage sa kanya na dali-dalian niya na yung pag-alis. Wala naman ako magagawa noon, sabi ko. Ako na din ang nagsabi sa mga magulang ko na huwag nang pilitin ang ayaw. Baka pagod na ito. O mas may nakitang oportunidad sa iba. Akala ko noon, yun na ang kahuli-hulihang pag-uusap namin ng tinuring kong kapatid na ito. Hanggang sa mangyari nga ang sinabi niya, Sir Seth. Noong nawala si Fred, may kinukontrata na lamang kami na tao. At kung minsan ay yung papa ko na mismo ang naglalaan ng oras doon sa sakahan. Doon na nagsimulang bumagal ang produksyon ng mga tanim namin. Kaya ang laging bukang bibig ng mga magulang ko. Sayang kung nandito lang sana si Fred. Alam mo yung ramdam namin yung pagkabigat ng mismong sakahan na yon. Ganon. Fast forward ulit tayo. Dumating yung panahon na patuloy na humina yung sakahan. Hanggang sa maisipan ng mga magulang ko na palahian o pabuntisin yung mga alaga namin doon. Kalabaw, baka at saka kambing namin. Siyempre hindi sabay-sabay. Pero bago pa yun, Sir Seth, nauna nang nabuntis yung aso namin na inaalagaan noon ni Fred. At alam nyo yung nangyari? Ang pinakahuling lumabas na tuta niya, namatay. Yung kambing namin, dalawa ang iniluwal at ang huling lumabas, patay din. Samantalang ang baka at kalabaw na tig-iisa lamang ang iniluwal noon, wala ding buhay ang mga inilabas nilang mga anak. Doon ko naalala ang mga sinabi ni Fred. Ni hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko pero nanindig ang mga balahibo ko nang maalala ko iyon. Medyo nalungkot yung mga magulang ko noon gawa ng ikinalugi nila yun eh. Pero pagkatapos noon, kagaya ng sinabi ni Fred, imbis na malugmok ang sakahan, dito na ulit nagkabuhay ang lahat. Magandang bunga, walang mga peste, ni kahit wala si Fred noon. Walang nagtatangkang magnakaw at napakaganda din ang produkto. Balik sa dati ang ganda ng mga naani. Ilang taon ang lumipas, halos makalimutan na namin yung tungkol sa kapakapatid ko na ito. Hanggang sa mabalitaan ko isang araw kung saan ito nakatira.
Isa sa mga taga sa amin din na tumutulong sa mga magulang ko kapag anihan, ang nakakilala at nakakita kay Fred noon. Hindi naman tago o liblib ang probinsya na ito, Sir Seth, pero sabihin na lamang natin na hindi ito masyadong nadadayo. Ang barangay na ito ay kilala sa patron nila na si Nuestra Señora de Salvacion. Ang bahay ni Fred noon, malayo sa kumpul-kumpul na kabayan, pero nasa kalsada pa rin ito, sa pagitan ng palayan at kalsada. Malapit ito sa eskwelahan. Tapos ang setup ng bahay niya, isang kubo. Merong katabing kubo pa na siyang dalaga niyang anak na maagang nag-asawa ang nakatira. At sa kabilang daan kapag katawid mo, katapat lang din ang bahay niya. Merong isang maliit na barong-barong doon. Wala itong dingding. Ito yung pwesto ni Fred sa isa sa mga pinagkakakitaan niya noon. Baka may listener tayo dyan na taga-baryo nito. Kilala si Fred na taga-bulkit o nagvo-vulcanize ng butas na gulong ng bisikleta at motor noon. At ang agaw atensyon sa kanya ay yung bisikleta niyang ang manibela eh katulad ng manibela ng isang sasakyan. Yung pabilog. Isa pa, nag-aayos din ito ng sirang payong noon. Sa amin kasi dati kapag may sira, gagawin mo talaga ng paraan para maayos ito. Hindi yung basta-basta itatapon na lang. Noong muling pagkikita namin ni Fred, nasa late 30s na kami noon. Pero siya meron ng dalawang anak na babae at ako ay may nobya pa lang. Nang magkita kami, para kaming kambaltuko at para bang wala talagang nagbago sa relasyon namin bilang magkadugo. Nakalimutan ko na rin yung tampo ko sa kanya nung huli kaming mag-usap. Pinakilala niya ang asawa niya. Natawagin na lamang nating Manang Edith. Manang ang tawag ko dito, Sir Seth, dahil dito, age doesn't matter. 20 taon ang tanda ni Manang Edith dito kay Fred. Tapos ito na, Sir Seth. Matapos niyang ipakilala ang dalawa niyang anak na babae, sina Marjorie at Maming, biniro ko ito. Sabi ko, kung may plano ba siyang magkaanak ng lalaki para may magdala ng apelyido niya. Tumahimik ito saglit. Tapos sabi niya sa akin, magkakaroon pa umano siya ng bunsong lalaki. Pero kailangang maghintay pa sila ni Manang Edith ng 5 taon. Takang-taka ko noon. Kasi kung bibilangin natin, sa taon na sinasabi ni Fred, nasa senior na yung edad ni Manang Edith noon. Pero para bang siguradong sigurado siya sa sinasabi niya. Tapos yung pakiramdam ko noon, katulad na katulad ng pakiramdam ko noong sabihin niya ang tungkol sa mamamatay na mga anak ng alaga namin sa sakahan. Ganun na ganun. Ang pinagkaiba lang, mas na naig sa akin ang paniwalaan siya nung mga oras na yon. Talagang nagtaka lang ako. Patuloy ang naging komunikasyon namin ni Fred. Pero hindi naman lagian nung una. Mga siguro 2 beses sa 1 taon. Marami-rami na yung 3. Minsan 1 taon mahigit kaming hindi nagkikita. Pumupunta yun sa bahay, Sir Seth, para bumisita. Pero ni minsan, kahit yayain siya ng tatay ko na bisitahin ang dati niyang tirahan sa sakaan, tumatanggi ito. Ayaw na ayaw niya nang pumunta doon. Sa anong dahilan? Ayaw niyang sabihin. Basta iwas lang siya. Hanggang sa hindi namin namalayan na 5 taon na ang lumipas mula nang muli kaming magkita at mag-reunite ni Fred. Mahigit sa kalahating taong hindi nagpaparamdam si Fred noon. At nung bumisita ito, sabi niya sa amin, Sir Seth, malapit na daw lumabas ang magiging anak-anakan ko. Tuwang-tuwa kami noon. Maski ang mga magulang ko, manghang-manghagawa ng
Napakatanda na ni Manang Idet para magdala ng sanggol sa sinapupunan. Dito na din nabuo ang paniniwala ko na merong itinatagong sekreto si Fred na kung ano man yon. Isa lang ang alam ko. Kahit hindi pa lumalabas ang bata, kagaya ng sinabi ni Fred, alam kong lalaki yon. Kahit na ayaw niyang bumisita sa sakahan, Sir Seth, wala siyang hiningi sa amin na material na bagay noong alukin namin ni tatay kung ano ang kailangan ng magiging bunso nila. Ang tanging hiningi lamang nito ay yung mga ani umano mula sa sakahan na dati niyang nilalagian. Hanggang sa iyon na nga, ipinanganak si Punoy. Hindi ito bininyagan sa simbahan pero nagkaroon ng pagdadaos sa mismong likod ng bahay nila Fred noon. Sakahan din yung likuran pero walang tanim noong mga panahon na yon. Nagdala kami ng mga hiningi niya. Pero ang isang ipinagtataka namin noon, ni isa sa mga ani na yun, Sir Seth, hindi niya nilatag sa handaan para kainin ng mga bisita. Kinahampunan noon, medyo nakainom na kami. Pabiru ko itong tinanong na kung sila lang ba ang kakain ng dinala namin. Gawa ng marami yon. Kahit na araw-araw nilang kakainin yun magpamilya, eh hindi ito mauubos at mabubulok lang ang natira. Dito, medyo nadulas si Fred. Sabi niya, huwag daw kaming mag-alala. Para umano ito sa isa pang handaan sa iba pang bisita na darating. Paggabi na noon, Sir Seth, at wala sa probinsya namin ang nagkakaroon ng magdamagang handaan. Inuman pwede pa pero hindi rin madalas. Hindi ko na inungkat ang mga sumunod noon at nagpatuloy na yung buhay namin. Lumaki ang anak-anakan ko na ito na hindi normal. Ewan ko ba, Sir Seth, kung napabayaan ba ito sa kanila pero wala itong masasabing totoong kaibigan. Hindi katulad ng mga ate niya na maayos naman yung buhay. Kapag nabibisita ako sa kanila at nawawala ito, lagi namin itong nakikitang umaakyat galing sa kanal na nasa gilid lang ng daan. Tapos ilagi itong nakayuko. May mga pagkakataon pa nga na ako na mismo ang naghahanap sa kanya. At nahahanap ko ito sa pamamagitan ng boses niya at ng mga kalaro niya. Kadalasan sa kanal yon. Ang nakapagtataka, kapag sinisilip ko siya, luwing parang mag-isa lang siya doon. Wala siyang kasama na iba. Tapos tatahimik ito. Payuko itong aakyat. Kahit na nahihiya at nakayuko, kakapit ito sa braso o sa shorts ko habang naglalakad kami pabalik. Ang isa pa, hindi katulad ng ibang bata. Kapag inaalok ko ito ng pera, ayaw niyang tanggapin. At alam niyo kung ano ang gusto niyang pasalubong ko, Sir Seth. Matatamis na pagkain. Lalo na yung pulot, pukyutan o honey. At kahit na anong produkto na gawa sa kakao. Mapaprutas man, panghimagas, o tsokolate. Ibang-iba. Tapos ni minsan, hindi ko ito nakitang nakikipaglaro sa ibang bata. Ang rason, palagi umano siyang inaaway o binubuli dahil nga may kakaiba sa kanya. Noong lumagpas ng 10 taong gulang si Bunoy, saka ko unti-unting nalaman ang kahiwagaan ng buhay niya at ng buhay ng tatay niyang si Fred. Itong mga panahon na ito, napapadalas na yung daan ko sa kanila. Pagpapagabi, o minsan ay nag-uumaga na sa lugar nila Fred. Nagpatayo na rin siya ng kubo noon na mas malaki at presko.
kaya kapag ginagabi ako sa bayan, napapadalas yung daan ko sa kanila. Ang pagkakaalala ko noon, sabay-sabay kaming natulog noong gabing yon, yung partikular na gabi. Pero nakaugalian ko na doon matulog sa bintana na merong papag. Sa mga probinsya dyan, alam niyo na siguro kung ano to. Kalaliman ng gabi noon, ang akala ko nananaginip lang talaga ako. Napadilat ako. Ang nakita ko mula sa bintana na yon, si Bunoy. Sinusuot yung tsinelas niya. Dahan-dahang lumabas ng tarangkahan nila. May tawang kiliti pa yun, sir, na akala mo may kalarong naghihintay sa kanya. Tapos nawala na. Sa pag-aakalang pati lamang yun ang imahinasyon ko, bumalik ako sa pagkakapikit. Alas 4:30 ng madaling araw, nagising kami sa tawag ng isa sa may-ari ng sakahan sa hindi kalayuan. At ang rason, si Bunoy, Sir Seth. Nakita ng magsasaka na ito na nakaipit sa pagitan ng ugat ng isang puno malapit doon sa sinasakahan niya. Agad-agad kaming bumangon noon. Nagdala kami ng itak at lagari ni Fred at tinungo ang lugar na sinabi ng tumawag sa amin. Sa maniwala man kayo o sa hindi, maski ako napahinto, nakita kong nakapulupot mismo si Bunoy doon sa ugat ng puno ng cotton tree. Yung tipong parang tumubo yung puno na yun na nandun si Bunoy. Yung parang tinubuan siya. Iyak ito ng iyak. Paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw na niya. Gusto na niyang umuwi. Habang nilalagari namin ng paunti-unti yon, meron ng ibang mga dumadaan at nakikiusyoso rin. Kinakausap ko si Bunoy noon. Sabi ko saglit na lang at makakauwi na rin siya sa bahay nila. Pero umiling ito. At ang sabi sa akin, ayaw niya sa bahay nila ng tatay Fred niya. Ang gusto niya, umuwi mismo sa kanila. Palaisipan sa akin yon. Napakahiwaga. Yung pamilyang ito na namumuhay ng simple ay may tinatagong kahiwagaan. Ang nakapagtataka pa doon, si Fred, si Manang Edith, yung mga kapatid ni Bunoy, hindi ko nakitaan ang pagtataka. Yung para bang alam nila na may nangyayaring ganito kay Bunoy. Yung hindi lang ito yung kauna-unahang beses na nangyari yon. Ganun na ganun yung reaksyon na nakita ko sa mukha nila. Hanggang sa ito na, Sir Seth. Isang araw, pumunta si Fred sa bahay. Meron itong dalang lambanog at pinakurat na suka. Gawa niya. Nagyayaya ito na mag-inom. Welcome na welcome si Fred sa amin. Noong time na ito, kahit na magkalapit bahay lamang kami ng pamilya ko eh, meron na kaming kanya-kanyang tirahan. May pamilya na din yung mga kapatid ko noon. Ako naman eh, ikakasal pa lang sa nobya ko. Umagang umaga pa noon. Mga siguro mag-aalas 2 ng hapon. Gusto ko sanang ipaalam sa mga magulang ko na nandun siya. Pero pinigilan niya ako. Gusto niya ako makausap ng kami lang. Magkapatid sa magkapatid. Nagkatay na lamang ako ng isang manok noon. Inadobo namin para pulutan. Habang umiinom, bakas na bakas ko yung lungkot sa mata ni Fred. Gusto kong itanong sa kanya kung may problema ba? Nag-away ba yung pamilya niya? Pero hindi ko magawang magsalita. Basta tagay lang kami ng tagay. Ang pagkakaalam ko noon, nakahanda na ako na tulungan siya, mapapinansyal man,
o kung anong mga kailangan niya kung sakaling sabihin niya sa akin yon. Kalagitnaan ng inuman, saka na itong nagsalita. Sa pinakamalungkot na boses na narinig ko galing sa kanya. Son, kukunin nila si Noy. Takang-taka ako noon. Anong ibig sabihin na kukunin? Tinanong ko siya kung sinong kukuha at bakit. Sabi niya, sa 21st taon ni Bunoy, kukunin nila ito. Susunduin nila sa ayaw man o sa hindi ni Fred. Ang gulo, di ba? Ganito kasi yan, Sir Seth. Nagsimula ang lahat noong kabataan ni Fred. Nung nagkwento ito sa akin, doon ko na pagtanto na niminsan hindi ko naalala o hindi ko man lang nalaman kung paano siya nakarating sa amin. Kung paano siya inampon ng mga magulang ko. Bali ang nangyari noon, lumaya siya sa kanila sa batang edad. Gawa ng hindi maganda ang pakikitungo ng tatay at mga kapatid niya sa kanya. Lumaki siyang paulit-ulit na ipinapamukha ng tatay niya na hindi siya tunay na anak. Hindi alam ni Fred noon kung bakit yon sinasabi ng tatay niya. Namatay din kasing nanay niya noong sanggol pa lamang ito. Nang sabi, tinapos lamang daw ang buwan ng pagpapagatas sa kanya bago ito nawalan ng buhay sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa isang gabi noon, nanaginip siya. Meron umano siyang nakatabing isang matanda na hindi niya umano mawari kung babae o lalaki. Dinala siya nito sa isang puno ng kakao. At ang sabi nito, sa mismong puno na yun siya iniluwal ng nanay niya. Napakaraming beses umanong kinumbinsi ng pamilya nito yung nanay niya na manganak sa kumadrona o sa ospital. Gawa nang may kaya naman sila noon. Pero ayun nga, laging sinasabi ng nanay niya na merong tumatawag sa kanya doon mismo sa lupain na yon, na puro puno ng kakao na malapit sa dating tirahan nila. Kaya nga ang naisip nila ay nababaliw na ito at nang maipanganak si Fred, saka ito namatay. Kaya ganun na lamang ang sisi ng tatay nito sa kanya na ayon sa matandang kausap niya. Hindi si Fred ang dahilan kung bakit naganda malas-malas ang buhay ng pamilya nito, kundi dahil na rin sa galit ng ama niya. Dito na rin siya binalaan ng matandang ito na hanggat maaga pa ay umalis na siya doon. Lumayas nga itong si Fred. Sa tulong ng matanda na masasabi kong gabay ni Fred siguro, natuntun nito ang mga magulang ko. At instant umano yon, Sir Seth. Nung magkakitaan sila, wala nang rason-rason. Basta bigla na lamang nila itong inuwi at inalok ng mga trabaho sa bukid ng malamang lagalak ito. At doon na rin kami nagkakilala. Yung rason naman kung bakit siya umalis sa sakahan namin, ganito. Habang nagbibinata si Fred, unti-unti niyang naiintindihan na hindi siya normal. Kaya gustong-gusto niya sa sakahan na yon, gawa ng bukod sa kalayaan. Madalas ay walang tao. Kaya umano nagpapakita sa kanya ang mga naninirahan doon sa sakahan namin. Ito din umano ang dahilan kung bakit sinuwerte kami sa ani Sir Seth. Kahit papano, gawa nang may mga hindi kami nakikitang tagapangalaga dito. Mabait kasi ang mga magulang ko. At kapag ganon, naa-attract ng mga ito ang mga laman lupa o yung mga engkanto sa mismong bukid para magbigay ng mga mas malaki-laking biyaya. Ang dahilan kung bakit mas lumago ang ani mula nang nanirahan doon si Fred. Dahil sa nakakatuwaan nila ito na mga nakatira doon. At kaya hindi din siya natatakot na manirahan doon dahil marami siyang kasama.
maraming nagbabantay sa kanya. Walang sinabi si Fred kung anong klase ang mga ito. Pero iba-iba umano. Yun nga lang, Sir Seth. Hindi gaya ng iba sa mga naitampok nyo na kwento. Napakahigpit umano ng mga ito. Ayaw nilang magkaroon ng katuluyan ang lahi nila sa merong dugong tao o mortal. Take note, Sir Seth, ha? Merong halong dugo ng mortal. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Kumbaga, nakakontrata na yung mga magkakatuluyan sa mundo nila. Isa ito sa mga batas na sinira ni Fred. Isa sa mga ito ang naging kasintahan niya. Naging komplikado nga ang lahat noon, Sir Seth. Hindi naman lahat, pero merong iilan na magmula nang malaman ito, tumalikod at nagalit kay Fred. Yung mga laman lupa na yon. Gustong-gusto nila itong umalis doon sa may sakahan. Ayaw pa noon ni Fred gawa ng iniisip niya yung utang na loob niya sa mga magulang ko. Pero nagsimula na umanong manakot ang mga tutol sa ginawa niya. Merong hindi siya pinapatulog ng maayos. Merong nananakot na sisirain ang sakahan. At ang pinakamalala na siyang nagpa-desisyon kay Fred na umalis na lamang doon. Madalas umano, nagpapakita ang mga nilalang na ito na ginagaya ang anyo ko at ng mga magulang ko. Sa anyong duguan, walang ulo, o di kaya ay nakabigti sa isa sa mga puno at nabubulok. Yun ang rason kung bakit ito napilitang umalis at naging mababaw na lamang ang sakripisyong ipinalit. Yun ay ang pagkamatay ng mga huling anak ng mga alaga naming hayop doon. Yung matanda sa panaginip niya, Sir Seth, siya din ang nagsabi na mailuluwal si Bunoy. At ang ani na niregalo ko ay siyang naging alay sa mga bisitang hindi taga sa mundo natin noong araw ng handaan. Hindi ito bininyagan sa simbahan dahil iba ang paniniwala ng mga ito. Meron silang ginawang seremonya ng binyag sa kanilang mundo. Binyag ni Bunoy. Sa loob ng maraming taon, matapos nung huling mapanaginipan niya ang matanda, noong gabing bago dumalaw si Fred sa bahay para mag-inom dahil sa dinadala niya ang problema, nagpakita ulit umano itong matanda. At ito ang nagsabi sa kanya na kukunin nila si Bunoy. Kapalit umano ito ng hindi pagkuha sa kanya kay Fred noong iniluwal siya ng nanay niya sa ilalim ng kakao. Meron umanong dapat ay kasunduan ang nanay nito at ang mga kalahi ng matanda na kukunin nila si Fred kapalit ng sana ay magandang buhay ng pamilya niya. Kaso, noong inilabas na siya, Sir Seth, dahil siguro sa lukso ng dugo ng nanay niya na ito, sumuway ang nanay niya. Palagi umanong pinaalalahanan noon ng nanay niya at pinagbibili na sa oras na lumabas itong si Fred, huwag itong painumin o padidehin ng gatas na galing mismo sa nanay. Pero pagkalabas na pagkalabas ni Fred, ginawa ito ng nanay niya para na rin hindi ito makuha ng mga engkanto o lamang lupang iyon. Sa madaling salita, nagdesisyon ang nanay na ito ni Fred na siguro dala ng konsensya at pagmamahal sa anak. Ipanatili ang batang si Fred sa mundo ng mga tao. At doon na nga naging komplikado ang lahat. Iyon yung bagay na medyo hindi ko maintindihan noon, Sir Seth. Maski si Fred, hindi niya rin maunawaan kung bakit. Sabi nga niya, kung ganun lang din daw, edi sana kinuha na lamang nila si Bunoy ng maaga, diba? Nung sanggol pa. Si Bunoy, kahit na ipinanganak galing sa dugo ng tao, ay kalahati umano itong engkanto
sa pamamagitan ng dugong nananalaytay kay Fred. Nanahaluan din nga ng dugo ng pagkamortal o pagkatao. Kaya naman diba sinabi ko kanina, hindi siya pwedeng makipagrelasyon doon sa engkanto o laman lupa na yon. Gawa ng kahit papano ay may dugong tao siya. Nagmakaawa pa nga umano noon si Fred sa matanda na kung pwede ay siya na lamang ang isama. Pero hindi. Ayon sa matandang ito, sumpa na umano ito ni Fred. Halong drama at kababalagan, Sir Seth. O marahil ay pwede ko namang isipin na halo lang din ng kalasingan ang sinabi ni Fred sa akin noon. Pero dahil sa kuryosidad, noong umabot ng 20 anyos si Bunoy, palapit sa 21st kaarawan nito, madalas ko na itong binibisita. At sa nabibilang na araw niya na yon, Sir Seth, palagi ko siyang naabutang nakaupo sa malapit na waiting shed sa bahay nila. Para bang nai-excite to o natutuwa. Yung parang may hinihintay. Hanggang sa isang madaling araw, nakita na lamang itong walang buhay sa mismong waiting shed na yon. Sa edad na 21. Sa araw ng libing, hindi ako pumayag na sa huling pagkakataon ay hindi ko mapagsilbihan yung bata. Isa ako sa mga nagbuhat ng kabaong niya. Sobrang gaan ng kabaong na ito, Sir Seth. Hindi naman kaliitan si Bunoy pero kung buhatin namin ito, parang ang kaya ng 2 tao lang. Parang walang laman. Pero andun siya. At least yung katawang tao niya, nandun at nakikita namin. Taong 2015, pumanaw si Fred. 7 taon matapos na pumanaw din yung asawa niyang si Manang Edith. Hindi na ako nakarinig ng kwento sa kanya. Hindi din ako sigurado kung isinama ba siya sa mundo ng gabay niya o talagang namatay siya bilang isang tao. Hindi katulad ni Bunoy na pumanaw na kalahating tao, kalahating laman lupa o engkanto. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Servidad. Ako po ang kahuli-hulihang may ganitong pangalan sa angka namin, Sir Seth. Shoutout sa nanay ko. Joke lang. Nagkataon kasi, Sir, na yung mga pinsan at kapatid ko ay yung mga pangalan. Alex, Marco, Mara, Jim C. O diba? Pero kidding aside, Sir Seth, ang kwentong ito ay karanasan namin mismo matapos mamatay ang lolo namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Felicissimo. Bago ko simulan ang kwento na ito, describe ko lang si Lolo. Strikto po siya, Sir Seth, pagdating sa bahay nila. Siya yung tipo ng tao na hindi mo papangaraping makasama sa iisang bahay. Mabait yung lolo namin. Aminado ako, pagkarating sa mga pangangailangan naming magpipinsan, hindi siya gahaman sa pera. Mahilig itong magturo ng mga alam niya, lalo na pagdating sa sakahan at pag-aalaga ng mga baboy. Pero, kapag mismong magkasama kayo sa bahay, yun ang nakakatakot. Kapag kumakain, bawal mag-usap o mag-ingay. Tuloy-tuloy lamang dapat ang pagkain niyo. Bawal din ang malayo ang tingin mo sa plato mo at mapunta sa kung anumang atensyon. Maliban na lamang syempre kung emergency. Bawal din yung nakataas ang paa o di kaya ay nakapatong sa may upuan. Bawal din iwan ang TV ng saglit kapag walang nanonood. Hindi ka pwedeng maglaro sa labas nang hindi niya nakikitang hindi ka tumutulong sa bahay. Bawal ang maingay ang plato kapag naghuhugas ng pinggan. Basta ang dami niyang batas sa bahay nila Lola. Pero kumbaga,
walang personalan. Yun yung patakaran niya sa sarili niyang bahay, di ba? Hanggang sa edad na 75. Tandang-tanda ako na grade 5 ako noon, nung namatay siya. Marami ding nagmamahal sa kanya, Sir Seth. Nagsiuwian ang mga anak niya galing sa Maynila, mga kaanak sa malayong lugar, at yung mga natulungan niya, andun din. Naging maayos naman ang lamay, ang burol at ang libing. Pagkatapos noon, kanya-kanya nang umuwi ang ibang mga naninirahan doon ng ilang araw. Bale, doon pa kami tumira ng ilang araw para masamahan si Lola at ang bunsong kapatid ni Mama noon para maisaayos ang 40 días o 40 days ni Lolo. Kasama ko noon ang kapatid ko na si Jim C. At dito na, magsisimula ang kababalaghan. Siguro, ika-apat na araw yun noong nagising kami, Sir Seth. Magkakahilera kaming natutulog sa taas ng bahay noon. Nang walang ano-ano, bigla na lamang tumunog ang radyo sa baba. Hindi naman kalakasan pero ang unang nagising noon, si Lola. Napabalikwas umano siya noon. Nawala sa isip niya na patay na si Lolo. Si Lolo kasi yung tipong magbubukas ng radyo kapag gising na sa umaga, Sir Seth. Kapag ganon, bumabangon na rin si Lola para bumaba at mag-ayos na ng pagkain ni Lolo bago ito pumunta sa bukid. Saka na rin kami napabangon at napatingin sa kanya noong pababa na si Lola sa hagdan. Ang akala naman namin noon, nakababa na si Lola at siya yung nagbukas ng radyo. Tapos umakyat ulit at bumaba. Nasa early 60s pa lamang noon si Lola, Sir Seth. At sigurado akong hindi pa ito makakalimutin. So ayun nga. Habang pababa siya sa may hagdanan, hawak lamang ang flashlight niya. Meron siyang nakitang tao na kung siya ang tatanungin, kawangis umano ni Lolo. Puti ang buhok. Moreno. Nakaputi palagi at nakamaiksing shorts. Siya nga pala. Si Lolo kasi sa baba na natutulog lagi. Mahigaan siya doon pero noong time na yon, wala na yung Catherine niyang iyong sa baba. Kasi ito yung ginamit noong nilinisan siya ng mga taga-punerarya sa likod ng bahay nila. Nakatalikod umano ito ayon kay Lola. Huminto ng saglit bago pumasok sa pintuan papunta sa may kusina. Dali-dali namang bumaba si Lola noon para buksan ang ilaw. At pagkahatak niya noon sa switch, walang katao-tao. Hinanap pa niya umano ito. At noong nakababa kami, sa kanya lamang naalalang patay na pala si Lolo. Medyo nagkatawanan pa kami noon, Sir Seth. Magadinaan na lang namin sa biro, gawa ng normal naman na nangyayari yun eh. Bumalik kami sa pagkakatulog, kami ni Jim C. Samantalang si Tita at Mama, bumaba na din para magayos. Araw ng Linggo, gaya ng nakagawian, nagsimba kami. Pagkatapos ay namili ng nilagang mais, puto at kung ano pang mga lulutuin ng araw na yon. Kapag ganito, nakaugalian na ng matatanda na maglagay ng pagkain sa may altar kung saan ang litrato ng namayapa. Ang altar na ito ni Lolo, bukod sa litrato niya, meron ding nakatayong Santo Niño na merong krus na hawak at merong parang bag na kalimitan, may lamang barya. Subali, ang iniwan namin sa altar na yon ay ang kapirasong puto na nasa platito noon. Yung puto na ito, ito'y merong nakapulupot sa baba niya na dahon ng saging para hawakan. Lumabas kami ni Jim C. pagkatapos noon, mga alas 8 siguro ng umaga. Pumunta kami sa kabilang bahay, sa bahay ng tita ko para makinood ng TV.
Wala kasing cable sa bahay ni Lola noon. Mga bandang alas 11, sinundo kami ni nanay. Umuwi na daw kami bago magtanghalian. Habang nasa daan, pinagalitan kami nito gawa ng sino daw ang kumagat ng puto sa may altar. Tapos, pinahid pa umano sa kamay at bibig ng Santo Niño. Siyempre, kami ni Jim C., wala naman kaming kaalam-alam doon. At saka, bakit naman kami kakagat doon? Eh marami namang biniling puto. Isa pa, mas paborito namin yung nilagang mais. Pagkarating namin sa bahay ni Lola, pinupunasan na ni Lola yung altar. Paulit-ulit naming sinabi sa kanila na hindi talaga kami ang kumagat noon. Kinahapunan noon, dumalaw ang isa pang anak ni Lolo na siya namang humawak ng bukid mula nang namatay ito. Sa lahat kasi ng kapatid, siya yung may mahilig sa pagsasaka, Sir Seth. Dumating ito na merong dalang mga isdang nahuli doon sa may irigasyon nila. Matapos magkamustahan tungkol sa mga kung ano-ano, meron itong ikinuwento sa amin. Biyernes umano ng hapon noon. Pauwi na siya galing sa sakahan, hila-hila ang kalabaw ni Lolo. Sa kalagitnaan umano ng pagtawid niya sa palayan, bigla na lamang umatungal itong kalabaw na ito. Tapos hinahatak pabalik si Tito doon sa palaging pinagtatalian sa kanya sa may sakahan. So, nagkahatakan sila ni Tito. Para umano itong may gustong balikan doon sa sakahan, Sir Seth. Pero hindi kalaunan nahatak din ito ni Tito palapit sa kalsada hanggang sa makauwi at maipako yung tali nito sa lupa. Sumunod na araw, Sabado. Pagising ni Tito ng madaling araw para makapag-ayos na sa bukid. Laking kaba niya nang makitang wala na yung kalabaw. Ultimong yung pinako nitong tali sa lupa. Wala, Sir Seth. Kaya naman kahit na hindi pa nakapag-almusal, halos talunin na umano niya yung lawak ng mga palayan. Mahanap lang ito. Hanggang sa noong nadako na siya sa may kalsada, Sir Seth, wala pa rin siyang nakita. Kahit nagtanong-tanong na siya sa mga nakakasalubong niya. Hindi inalis ni Tito yung posibilidad na nanakaw ito. Pero bakit sa dami ng aso nila, wala man lang umanong nagsikahulan? Nakapagtataka. Inabot na siya ng liwanag sa daan noon at nagpasya na lamang muna ito na dumiretso sa may sakahan. At ito na, sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita niya doon ang kalabaw. Nakaupo ito sa kung saan siya laging itinatali. Kahit na noong mga panahon na nakita ito ni Tito, hindi ito nakatali. Yung lubid at yung pamako niya, hatak-hatak lang umano nito. Nakahinga ng maluwag si Tito. Bandang tanghali, umuwi ito para magtanghalian. Ayon naman sa asawa niya, Sir Seth, noong nasa bukid na si Tito noon, isa sa mga kumpare niya yung napadaan sa bahay nila. Tinanong niya kung nabenta na ba daw ang kalabaw ni Lolo gawa ng noong madaling araw umano, meron itong nakasabayan na matandang lalaki sa may sakahan. Nakasalakot kaya hindi niya maaninag ang mukha. Daladala nga daw nito ang kalabaw ni Lolo. Noong una, akala niya si Tito yon, pero noong magkausap na sila, nalaman niyang hindi. Ewan ko ba, Sir Seth, maski ako ang tatanungin niyo, hindi ko rin alam kung paano, pero talagang magagaling yung magsasaka kasi kahit magkakamukha yung mga kalabaw o baka, para bang natatandaan talaga nila, no, kung kaninong kalabaw yon o baka. Comment sa mga nakaka-relate. Ang sabi lamang daw na matandang ito,
ilalawig o ikakampay niya lang daw ito sa bukid bago sila nagkahiwalay ng daan. At ayun na nga, malakas ang pakiramdam ni Tito na si Lolo ang gumagawa noon. Sumunod na karanasan, nakalimutan ko na yung araw. Pero mga bandang alas 5 yun ng hapon. Madilim na. Naghahanda na ng hapunan sila mama. Kami naman ng kapatid kong si Jimsy, nasa taas ng bahay noon na tumitingin sa may bintana. Tinitingnan namin yung mga alagang baboy ng kapitbahay gawa ng kitang-kita ito doon. Merong tumawag sa may tarangkahan sa bahay sa harap. Agad namang lumabas sila mama at tita. Yung nasa gate, yung isa nilang pinsan na babae. Nangamusta ito, Sir Seth? Tapos sinabi niya yung sadya niya. Manghihiram umano siya ng bigas. Nang tanungin ni tita kung ilang kilo, bigla na lamang sumara ang mga pintuan ng bahay. Napakalakas ng mga pagsarang yon, Sir Seth. Pintuan ng kusina, ng banyo, ng harapan. Ultimong ang sliding door sa taas kung nasaan kami. Nahatak. Sabay-sabay yon. Napaiktad nga kami sa gulat ni Jimsy noon. Noong lumabas si Lola at tanungin kung ano ang nangyari gawa ng nagulat din ito, sinabi naman nila mama na hihiram nga ng bigas itong pinsan nila mama. Dito na rin nagalit si Lola. Talaga daw magkakalabugan ng mga pintuan. Dahil ayaw na ayaw ni Lolo na manghihiram ng bigas kapag ganong oras ng hapon o paggabi na. Strikto si Lolo sa ganon. Sa paniniwala daw kasi, magtatampo ang bigas kapag pinahiram mo o ibinigay mo ng ganong oras. Hindi na namin binuksan ang sliding door, Sir Seth. Bali yung natitirang espasyo na bukas na kasya naman kami noon. Doon na kami dumaan. At halos talunin na namin ang kapatid ko yung hagdan sa takot. Ito naman, Sir Seth. Dalawang araw ang lumipas matapos mangyari yung sa mga pinto. Mga bandang alas 6 naman ng hapon. Malinaw ko lamang, Sir Seth, na mainit ang buong panahon namin na nandun kami sa may probinsya. Minsan, hindi umulan o umambun man lang. Kaya nga takang-taka kami noon. Nang bigla na lamang napasigaw si Mama sa may bandang likuran ng bahay, sa pintuan ng kusina. Paano ba naman? Napakaraming palakang bukid na bigla na lamang nagsitalunan papasok sa mismong pinto ng kusina. Hindi ito tipikal na nangyayari kapag taginit. Dumadami lamang ang mga palakang ito kapag tagulan. Muli, napaiyak si Lola. Dahil kagaya ng ibang mga karanasan ng sender mo, isa si Lolo sa mga umuwi ng mga palakang bukid kapag tagulan. Isinusuksok niya ang mga ito sa daladala niyang sako. Panghuling karanasan, ito ang nagbigay kasagutan ng lahat at tuluyan ng nagpatahimik ng mga nagpaparamdam. Inatake ng pagkamatigas ng ulo si Jimsy ng mga panahon na ito. Hindi ko na maalala ang rason pero buong umaga itong nagdadabog at hindi makausap noon. Mga tanghali, kakain na. Ganun pa rin siya. Kahit na anong tawag para kumain, ayaw. Noong si Lola na yung nag-alok dito o naglambing para dalhin sa may kainan, tinapik nito si Lola na siyang ikinagalit ni Mama. Ang ginawa ni Mama noon, hinatak nito si Jimsy sa may hapagkainan. Pinaupo habang may katabing pamalo. Kumain si Jimsy nang umiiyak, habang si Mama naman patuloy sa pagsisermon sa kanya.
Pabulong lang yun, Sir Seth, gawa ng magkatabi sila. Mga bandang hapon, nagpaalam lamang si Mama na matulog dahil sa inaantok ito. Medyo ayos-ayos na si Jimsy nito. Nagpaalam kami na pumunta sa bahay ng isa naming tita para manood ulit ng TV. At ito na. Mga siguro, isang oras pa lamang ang nakakalipas noon. Nang bigla na lamang may tumawag sa labas ng bahay nila tita. Kapitbahay nila Lola. Ang sabi niya, si Mama daw, hindi makontrol ang sarili. Namumuti ang mga mata at nagwawala. E di kami naman napatakbo noon. Kasama na namin yung isa naming pinsang lalaki na mas matanda sa akin. Pagkarating namin sa bahay, medyo marami-rami na yung tao sa labas. Mga kapitbahay lahat nila. Rinig na namin na sumisigaw si Mama noon. Diretso kaming pumasok at naabutan namin si Mama na hinihiga ng mga kalalakihan sa mahabang upuan sa bahay ni Lola. Habang patuloy itong nagwawala, puting-puti yung mata nito. Tapos, yung isa pang ipinagtataka namin noon, tuwid naman talaga yung buhok ni Mama. Pero yung buhok niya, habang nagwawala, nangungulot, buhaghag, at napakaraming uban. As in parang hindi talaga si Mama yon. Ayon kina Lola, nawala daw si Mama sa higaan kung saan siya natutulog. Kaya inakala niyang gising na ito. Pero noong hanapin niya, nakita niya itong nakahiga doon sa may katre o higaan sa labas ng bahay. Yung higaan na sinabi ko kanina, higaan ni Lolo, kung saan nilinisan ang bangkay niya. Pinilit tinanong ni Lola kung anong ginagawa niya doon pero bigla umano itong nagwala. Nagpatawag sila ng pinakamalapit na pastor. Tinasalan ito at pinahiran ng langis pero walang nangyari. Lalo lamang itong nagwala. Ang sabi ng pastor, mukhang hindi umano talaga alagad ito ng dilim. Kaya naman ang sumunod na pinatawag ay ang manggagamot. Ang pinsan ko na lalaki na yung nagbike para masundo ito. At dinaanan niya na rin si tito sa sakahan kasi magkalapit lang sila. Mabilis naman ding nakasabay ang manggagamot sa pinsan ko gamit ang pedicab na pinagmaneho ng anak niya. Pagkarating nila sa bahay, pinalabas agad ng manggagamot na ito yung ibang mga tao. Tapos kami-kami yung nasa loob. Si Lola, tita, yung pinsan ko, si tito. Pati si Jimsy, pinalabas muna din kasi bata pa ito. Nagbabaga ng uling ang manggagamot. Nilagyan ng asin. Humingi siya ng kahit na anong gamit ni Lolo na pwedeng sunugin o ilagay doon. At ang nahanap nila na pwede, yung pumada niya. Pagkatapos noon, merong maliit na punyal o kutsilyo na inilabas ito. Ipinainit ito doon sa uling, sabay kuskus ng umuusok na kutsilyo na yon sa may kandila na itinulo naman sa tubig ang tunaw. Ganon siya magtawa, Sir Seth. Pagkatapos noon, nagpabaga ulit siya ng isa pa. Habang naghihintay na bumaga ang uling, sabi nito sa amin, hindi umano si Lolo ang nagpaparamdam o nagmumulto. Hindi niya maramdaman si Lolo sa mga kababalaghan. At ng mga panahon na yon, mula sa manggagamot mismo ng galing na ang kaluluwa ni Lolo, kasalukuyang nasa inaalagaan niyang palayan, gaya ng nakagawian nito noong nabubuhay pa siya. Andun ang puso ni Lolo sa sakahan, wala sa bahay na yon. Matapos makapagpabaga ulit, ginawa niya na naman ang ritual. Pero sa pagkakataon na yon,
Yung mismong buhok ni Mama ang inilagay niya sa may uling. Inilagay niya ulit ang punyal doon at kinuskos sa isa pang kandila sa tubig na may palanggana. At dito namin nalaman kung sino talaga ang may pakana ng kababalaghan. May isang matandang nuno, hindi sa punso. Naninirahan ito sa puno ng makopa na nasa likuran ng bahay. Sa tabi lamang ito ng antena ng TV at radyo. Ang punong ito ay hindi na namumunga at pati ang sanga ng makopang ito, hindi na rin tumutubo pero nagdadahon pa rin. Ito yung makopa na ayon kay Lola, noong malapad-lapad pa ang sanga at dahon pinaglihian niya kay Mama. Sabi nga daw nila Sir Seth na meron talagang nakatira dito. Kaya sa dami ng puno nila noon, ito lamang ang hindi nila tinutumba. May mga nakakakita din doon sa puno na yun kadalasan, kapag katanghalian, na merong parang unggoy na paikot-ikot lamang doon sa puno. Meron namang minsang may nagmamanikluhod umano doon. At meron ding malaking bayawak na nasa tuktok noon, lalo na kapag sumasapit ang tanghali. Hindi ito kapansin-pansin, Sir Seth, kasi makikita mo lamang ito kapag nadaan ka sa likod ng bahay. O di kaya kapag sadyain mo talagang mapatingin dito, kung madaan ka sa kabilang kalsada. Maski nga kami, hindi namin alam na may makopa doon. Dagdag ng manggagamot, ginagaya umano nito ang nakagawi ang ugali ni Lolo. At dahil nga ang antena at ang makopa, ilang metro lamang ang layo sa may bintana kung saan nakapwesto ang tulugan ni Lolo. Namamasdan nito palagi ang ginagawa niya at ang ugali niya sa loob ng bahay. Lalong-lalo na at mahilig din si Lolo sa mga apo o bata. Kaya naman kung anong ugali ni Lolo na strikto kapag pinapagalitan ng apo niya, tapos sa kainan pa. Doble umano ang binigay na parusa ng matandang ito na nakatira sa puno. Mapaglaro ang nuno na ito. At maski si Lola, aminado na kahit buhay pa si Lolo noon nanggagaya na ito. Lalo na kapag si Lolo ay nasa sakahan. Gaya ng nakagawian, pinag-alay lamang kami doon mismo sa puno. Kinausap ng manggagamot ang nandun. Ipinagpaliwanag kung sino si Mama, kung kaano-ano ni Mama si Jimsy, at sana ay bilang respeto kay Lolo, huwag na niyang gagayahin ito gawa ng wala na nga ito. Gumaling naman si Mama. Tapos alam mong gumaling talaga ito gawa ng bumalik yung dating itim niya na buhok. Tapos tuwid na tuwid. Kala mo nakariband. Tinapos naman namin yung 40 dias ni Lolo bago kami bumalik sa amin. At ito pa, Sir. Kasabay ng pagkatapos ng 40 dias ayon kay Tita, ilang araw matapos kaming umalis, para umanong nagtubig ang puno ng makopang yon. Nagkaamag-amag ito at tinubuan ng mga kabuti. Yung parang tenga ng unggoy kung tawagin. Tapos, nabulok ito at namatay. Nandun pa rin daw ang pagpaparamdam at mga ilang buwan lang ang nakalipas. Pinayuhan sila ng manggagamot na iparenovate ang bahay. Sinira ang bandang taas para gawing isang floor na lamang. Tapos pinasimento. Kasabay din ito, nagritual ang manggagamot. Gawa ng ayon sa kanya. Nawala nga ang puno ng makopang yon. Pero ang buong bahay mismo ang sinisimulang gawing tirahan ng nuno na ito. At wala silang ibang pwedeng gawin, kundi ipaayos ang bahay at palayasin. Oo, hindi ganun kamasama ang nuno o laman lupa na ito. Pero hindi din sila nakakasigurado
kung gagawa ba ito ng kabutihan sa lahat ng oras. Lalo na, at nakita namin ang ginawa niya kay Mama. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Bina. Kasalukuyang nagninegosyo ng isa sa bintahan ng lechon na manok dito sa Cavite. Nasa late 40s na po ako. Walang asawa. Hindi naman ako kapangitan. May kaputian din po ako pero mailap talaga ang mga manliligaw sa akin. Nasa tingin ko, merong kinalaman sa mga sugat na natamo ko noong bata pa ako. Hindi dahil sa isang aksidente, kundi dahil sa isang sumpa. Ulila na ako sa nanay noong madako kami sa isang lugar na nakapagitan sa Tarlac at Pampanga. Hindi ko na maalala kung ano ang naging dahilan para madako kami sa lugar na iyon. Basta sumasama na lamang ako kung saan pupunta si Papa. Wala din kasing mapag-iwanan sa akin. Hindi ko din ganun ka makumpleto ang detalye na ito gawa ng matagal nang namayapa ang Papa ko. At hindi ko na rin maalala ang tunay na pangalan ng kaibigan niya na tinirahan namin. 11 anyos ako nang magawi kami doon. Typical na probinsya pero ang ikinatutuwa ko lamang sa lugar kung saan kami napunta ay may mga parte at lupain na magkakahilera ang isang uri ng puno. Kumbaga kung puro niyog, niyog. Kung puro mangga, puro mangga. Tapos para bang isinukat ang mga yun na talagang pantay-pantay ang pagkakahilera. Parang Farmville. Dumating kami doon at nanuluyan sa isang kamalig ng isang mag-asawa. Tawagin na lamang natin ang mag-asawa na ito na sina Mang Elias at Aling Mercy. May edad na ang mga ito at ang dalawa nilang anak ay wala pa noon sa poder nila. Kapag umaga, madalas wala si Papa at si Mang Elias. Kami ni Aling Mercy ang natitira doon. Sumasama naman ako kay Aling Mercy para manggulay o di kaya magtahop ng bigas. Hindi din madali ang buhay nila doon kaya naman lagi akong pinagsasabihan ni Papa na huwag maging tamad. Tuwang-tuwa naman si Aling Mercy sa akin dahil lagi siyang may katuwang at kahit ikaw sa pera, hindi kami nauubusan ng masarap na pagkain. Isang araw noon, Sir Seth. Usual na routine. Sumama ko kay Aling Mercy pero sa pagkakataon na ito ay makikiani kami ng mga munggo sa isang sakahan. Dahil sa mahiyain ako noon at marami-rami ang umaani, meron akong mga kaidaran. Dikit at sunod lang ako kay Aling Mercy noon. Mga bandang alas 10, nagpahinga kami sa pasilungan sa gitna din ng bukid. Marami-raming puno ang nandun at marami ding nakikisilong. Walang ano-ano. Hindi ko alam kung paano nangyari yun pero para bang nablangko ako. Bigla na lamang akong tinawag ni Aling Mercy. Nang marinig ko ang boses niya, nagtaka ako gawa ng bigla na lamang siyang nawala sa tabi ko. At noong mahanap ko kung saan nanggagaling ang tawag niya na yun, dun ko na pagtanto na ako pala ang nawala sa tabi niya. Andun pa rin siya nakapwesto sa inuupuan namin. Ilang metro ang layo sa akin. At ako, nakaupo sa ilalim ng tuyong puno ng duhat. Ang tanong niya sa akin noon, ano daw ang ginagawa ko doon? Hindi ko naman siya masagot. Tinawag na niya ako noon para magpatuloy sa pagkuha. Magtatanghali na nang umuwi kami. At sa makalawa daw ayon sa kanya, babalik kami doon sa mungguhan dahil paniguradong kapag Linggo,
May dalang karne si Mang Elias. Masarap isahog sa munggo. Ang mga sumunod na gabi ko, Sir Seth, matapos ang araw ng pangunguha namin ng munggo, eh kakaiba na. Malinaw na malinaw sa akin hanggang ngayon na madalas kong napapanaginipan noon. O hindi ako sigurado kung panaginip nga na magigising ako ng kalaliman ng gabi. May tumatawag sa pangalan ko at pagkatingin na pagkatingin ko sa bintana ng kamalig na yon, makikita ko ang puno ng duhat na parabang nalipat lang sa tapat ng bintana at tinatawag ako. Araw ng Sabado, bumalik kami sa mungguhan para manguha ulit. Maaga pa nandun na kami. Dire-diretsa ang pagkuha namin ni Aling Mercy noon ng mga munggo. Makulimlim kasi. May mga nakikisabay din sa amin na manguha. Nang magpahinga kami, hindi ko na naisip noon ang puno ng duhat. Hindi ako nakaramdam ng takot dito. Pero pagsilong namin doon sa parte na yun, Sir. Iyon ang topic ng mga tao na kasama naming manguha. Yung duhat. Paano ba naman? Halos mamatay na daw ito sa tuyot pero nagulat sila nang makitang nagdahon ulit ito at namulaklak pa. At ilang araw lang ang bibilangin, mamumunga na ito. Totoo nga, Sir Seth. Ibang-iba ang itsura ng duhat noon kesa sa una kong nakita ito. Natuwa din ako dahil walking distance lang din naman to, saka baka yayain ko si Papa kapag wala siyang ginagawa na manguha ng bunga nito. Pero hindi ko naman akalain na ang rason ng muling pamumukadkad ng duhat na yon ay konektado sa akin. Tandang-tanda ako pa noon, Martes ng umaga, mga bandang alas 6 o alas 7. Nagising ako. Nakaugalian ko na ganitong oras magising. Pagkalabas ko, dumiretso ako sa may poso. Una kong hinanap si Aling Mercy, pero wala ito. Nagtaka ako noon gawa ng kapag umaalis naman ito, lagi siyang nagpapaalam o di kaya'y ginigising ako kung gusto kong sumama o magpapasama siya. Naisip ko na lamang sana noon na tulungan siya sa pagkuskos ng labahin dahil nakita kong nakatambak ito sa tabi ng poso. Nang walang ano-ano, narinig ko yung tawag ni Papa sa akin. Neng! Neng! Hinahanap ko kung saan siya tumatawag noon at nakita ko siya doon sa may bukana, yung dinadaanan namin papunta sa mungguhan. Nagtaka ako gawa ng Martes yun. Hindi ba siya sumama kay Mang Elias sa pagkakakitaan? Tinanong ko si Papa kung bakit siya umuwi, kung may nakalimutan ba. Hindi niya ito sinagot, Sir Seth. Ang sabi niya, kumuha daw kami ng bunga ng duhat bago pa maubos ito. Saktong-sakto, walang tao ng ganung araw doon sa may puno. Walang nangunguha ng munggo at wala ring dumadaan masyado. Ewan ko ba, wala na akong naitanong noon. Sumama na lamang ako. Eto na. Nagulat ako gawa ng iba ang dinaanan namin ni Papa na ruta noon. Yung lagi naming dinadaanan ni Aling Mercy, aabutin ka ng 10 minuto. Pero ito, parang lumiko lamang kami at sumingit sa mga kawayanan. At pagkalabas namin doon, katapat na namin mismo ang puno ng duhat. Hindi ako nagtanong kung paano nangyari yon o nagduda man lang. Namangha lang ako kumbaga. Hitik na hitik ang bunga ng duhat noong nakita ko, Sir Seth. Ang sabi nung Papa ko na yon, kumuha daw ako. Sa ganung edad at kahit babae ako, maalam na akong umakyat sa mga puno-puno.
Umakyat naman ako noon at nanginain. Hindi ko talaga masabi kung nananaginip ba ako noon. Napakataas ang araw pero hindi mainit. Maliwanag ang paligid. Yung malabo ang ibang sulok ng lugar maliban sa puno mismo ng duhat. Yung tipong parang yun lang ang nag-i-exist sa nakikita ko doon. Pero hindi naman talaga ako nagtaka. Basta tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko. Nagpalipat-lipat ako sa mga sanga noon. Sa mga hindi pa nakakita ng puno ng duhat, madali lang itong akyatin dahil nagsasanga-sanga na ito sa baba pa lang. At patagilid pa yung forma nito. Walang ano-ano. Meron akong narinig na boses sa di kalayuan. Pagkalingon ng pagkalingon ko, bigla kong nakita si Papa doon. Palapit sa kung saan ako nakapwesto. Yung mukha nito, galit na lumapit sa akin. Sabi niya, bumaba daw ako. Hindi ko maintindihan ang nangyayari noon. Kanina lang diba, niyayaya niya akong manguha. Tapos ngayon, pinapababa na niya. Bumaba naman ako. Tapos lumapit ako sa kanya. Sabi pa niya, katanghalian tapat daw. Bakit ako nandun? Umaga pa lamang hinahanap na umano ko ni Aling Mercy na umabot sa puntong sinundo nito sila Papa sa trabaho para hanapin ako. May nakapagturo nga na umaakit ako sa may duhat. Napaka-imposible nun, Sir Seth, di ba? Tanghali na. Eh halos wala pa akong isang oras na nandun. Na kung susumahin na sa 8:00 pa lamang siguro ng umaga. Tinanong ko si Papa kung bakit iba na ang suot niya. At saka isa pa, siya naman talaga ang nagyaya sa akin nung umagang yon. Hindi ko maintindihan si Papa. At hindi niya rin ako maintindihan. Hanggang sa meron akong narinig na tawa mula sa puno ng duhat. Paglingon na paglingon ko, meron akong nakitang isang hindi katangkarang tao. May kaitiman ito. Nakatingin sa amin at nakangiti. Sabi ko kay Papa noon, Pa, Aita to. Meron kasi mga tribo doon ng mga kapatid nating Aita sa bandang Tarlac, Sir Seth. Sabi ni Papa, anong Aita? Wala umano siyang nakikita. Sabay hatak sa akin na umuwi na. Hinanap ko yung mga nakuha kong bunga ng duhat noon pero wala na rin ito doon sa pinaglagyan ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Litong-lito ako. Noong unang kita pa lamang sa akin ni Papa noon sa puno ng duhat, Sir, alam niyang meron ng mali. Hindi niya lang sinabi sa akin para hindi ako matakot pero ayon sa kanya, noong pababa na nga ako sa may duhat habang tinatawag niya, napapansin niya umanong umaangat ang mga buhok ko. Yung parang lumulutang sa hangin tapos paiba-iba ng direksyon. Kaya naman hindi na din nagtaka si Papa na pagka-uwi namin. At matapos kong mananghalian, nilagnat ako. Hindi ito yung tipong mataas na lagnat. Parang sinat lang. Nakakabango naman ako at nagpapapawis na lamang din. Pero noong palubog na yung araw, antok na ulit ako. Ultimong maghahapunan pa lang, mainit na yung paghinga ko. Ang sabi ni Aling Mercy sa akin noon, papatingnan niya daw ako kinabukasan sa manggagamot. Medyo malayo-layo. Baka lang din talaga nabati ako. Buong akala namin noon eh, tipikal na nakasagi lamang ako ng mga nuno sa punso o di kaya mga laman lupa. Pinagsabihan pa ako ni Papa na huwag na huwag kalimutang magtabi-tabi palagi. Sumunod na araw, maaga-aga pa lang, nagising na ako. Maayos ng pakiramdam ko noon. Tapos ang napansin ko,
yung buong kamalig kung saan ako natutulog. Parang sobrang bango. May pagkaamoy gatas na hindi ko maintindihan. Dumilat ako. At gaya ng nakagawian, wala na si Papa at Mang Elias. Pagkadilat na pagkadilat ko, Sir Seth, tumambad sa akin ang pinanggagalingan ng amoy na yon. Merong mga kung ano-anong bulaklak sa harap ko. Yung tipikal na bulaklak na makikita sa probinsya. Gumamela, santan, mga ganon. Ang nakakamangha lang talaga yung amoy nila, hindi tipikal na amoy ng mga klase ng bulaklak na yon. Tapos nakatumpok lang doon sa may sahig, sa mismong harapan ng higaan ko. Mga ilang minuto pa, tinawag na ako ni Aling Mercy. Kinamusta niya ako. Gawa ng ayos na ayos ng pakiramdam ko noon. Sabi ko naman okay na. Kaya hindi na kami natuloy sa manggagamot. Kinuha ko yung bulaklak sa pag-aakalang pinitas o galing ito kay Papa. Normal lang yung simula ng araw ko noon. Hindi lang ako pinatulong masyado ni Aling Mercy sa gawain dahil baka mabinat ako. Pero pagkadating ng hapon, ganun na naman. Bigla ulit sumama yung pakiramdam ko. Mainit ang paghinga at talagang namumutla ako noon. Ayon pa kay Papa, kapag pinag-uusapan namin tong karanasan namin noong buhay pa siya, ibang-iba ang mukha ko noong pangalawang gabi na yon. Nangingitim ang balat ko, tapos ay parang tuyot na tuyot ang mukha. Sabi pa ni Papa noong hapon na yon, gumaling man ako o hindi sa susunod na araw, pupunta daw kami ni Aling Mercy sa manggagamot. Kinaumagahan, alam niyo na siguro yung nangyari noon. Nagising ulit ako na maayos ang pakiramdam at meron na namang kumpul ng bulaklak sa may higaan ko. Nakalimutan kong itanong ito kay Papa noong unang araw. Basta ko na lang itong nilabas at nilagay sa tabi. Matapos makapag-almusal, lumakad na kami ni Aling Mercy noon. Malayo-layong lakarin din kasi. Pumunta pa kami sa pinakakalsada at naglakad ng siguro nasa 2 o 3 kilometro. Hindi pa naman maaraw noon. Maswerte kaming walang katao-tao noon sa bahay ng manggagamot. Natawagin na lang nating Lola Emma. Isa ito sa mga sinasabi kong bahay na yung tapat na lote nakahilera ang mga niyog na mababa at mga saging. Usually, Martes o Biyernes ito nang gagamot at dinadayo. Dahil ayon kay Aling Mercy, malakas at puno umano ang dasal niya ng ganoong araw. Pero tumatanggap din naman ito ng regular na araw pero hindi lang ganoon karami. Pinaupo niya ako sa may hagdan papasok sa bahay nila. Sinimulan akong hipan sa ulo. Ngumiti ito, sir. Sabi niya sa akin, nagdadalaga na daw ako. Hilig na hilig umano talaga ng mga nilalang sa tabi-tabi ang mga babaeng may mapuputing kutis. Ayon din sa kanya, ako daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng buhay ang pansamantalang tinitirahan ng nilalang na nagkakagusto sa akin. Yung duhat. Maski nga ang mga bulaklak na nakikita ko pagkagising, naitanong din ni Lola Emma na para bang alam niya kung meron daw ba akong natatanggap na ganong regalo kapag umaga. So yun pala yun. Mailap ang nilalang na ito. Para bang ayaw makipag-usap ng diretso kay Lola Emma. Nakatingin lang umano. At maski si Lola Emma, hindi alam kung ano ang gusto ng nilalang. Medyo mahirap kasi dahil wala naman talaga akong atraso noon. Talagang natipuhan lang. Ang sabi ni Lola Emma, kapag nakaramdam ulit ako ng pagkalagnat sa hapon, mag-alay na daw ng kung anong ulam namin sa hapunan na yon. Basta ang unang takal ng kanin
at ang unang hango ng ulam na niluluto. Kung maaari, yun ang iaalay doon sa may puno ng duhat. Mag-ulam din umano kami sa hapunan kung posible ng ulam na walang asin at luya na nakahalo. O kung hindi may iwasan na meron, unahing lutuin ang ulam na walang asin at luya. Saka ito ihiwalay at bahala na kami kung paano ihahalo ang ricados. Para hindi maging komplikado, Sir Seth, ang naisipang lutuin na lamang ni Aling Mercy para sa hapunan, nilagang itdog at saging. Noong padapit hapon na, ayun, nilagnat na naman ako. Medyo may kataasan na ang lagnat ko nito. Naglaga na ng itlog at saging si Aling Mercy noon. Gaya ng sinabi ng manggagamot, ang unang takal ng bigas, yung unang hinangong itlog at saging, ang nilagay niya sa dahon ng saging. Maaga pang nagluto si Aling Mercy noon. Sakto namang dumating si Papa at Mang Elias. Si Aling Mercy na ang nagdala ng alay na yun sa duhat at maayos din naman itong nakauwi. Siyempre, expected namin pagkatapos noon, Sir Seth. Magiging maayos ng lahat. Iba pa rin pala talaga ang kaso ng nakikipag-areglo ka dahil nagambala mo sila kesa sa nagkagusto ang mga ito sa'yo at gusto kang kunin. Pagkabalik noon ni Aling Mercy, ini-expect na namin na magiging maayos na ako pagkatapos. Yun nga lang, lalong tumaas ang lagnat ko noon. Tapos ito na. Noong inakyat ako ni Papa sa kamalig, kung kaya ko bang bumangon para maghapunan, umuon naman ako. Sinubukan ko. Pero pagkababa na pagkababa ko, bigla na lamang akong nagsususuka, Sir Seth. At sa maniwala man kayo o sa hindi, ang naisuka ko noon, magkahalong kanin, durog na nilagang itlog at saging. Eh diba, ulam pa dapat namin yun ang hapunan. Paano ko naisuka ang bagay na hindi ko pa kinakain? Binalik na lamang ako ni Papa sa higaan noon. Magluluto na lamang daw siya ng lugaw para kahit papano ay mainitan ang katawan ko at pagpawisan. Hindi kalaunan, si Aling Mercy na yung nagtuloy ng pagluto ng lugaw na yon. Sinundo ka agad nila Papa at Mang Elias si Lola Emma. Hindi naman nagdalawang isip na sumama ang matanda at nagdala na ito ng pamalit gawa ng medyo madilim na ang daanan. Hindi din sila nakakasigurado kung anong oras matatapos ang pagpapagamot sa akin. Sa susunod na lamang na umaga ito uuwi para makasigurado. Ang sumunod na nangyari, pagkakita na pagkakita ko kay Lola Emma. Ewan ko ba, bigla akong natakot sa kanya. As in takot na parang nakakita ako ng multo. Ang huli kong naalala noon, napatingin ako sa may bintana namin. Nakakita ako ng isang anino. At pagkatapos, hindi ko na alam ang nangyari. Sumunod na araw, nagising ako. Masangsang ang amoy ng buong kwarto pero kahit papano ay bumuti ng pakiramdam ko. Pero ano nga ba ang nangyari sa akin noong gabing yun? Ayon sa kanila, pagkakita ko nga daw kay Lola Emma, bigla na lamang namuti ang mga mata ko. Nagdeliryo. Paulit-ulit kong sinasabi ang mga kataga kay Lola Emma na huwag siyang lalapit. At tapos titingin-tingin ako sa may bintana. Nakukunin na daw ba ako? Sasama daw ba ako? Bakit hindi ko makita si Papa? Bakit hindi tao ang nakikita ko sa paligid ko? Hinawakan na ako ni Papa at ni Mang Elias noon. Habang tinatawas ako ni Lola Emma, at sa pagkakataong ito, nagawa niyang makausap ang nilalang na yon.
Gustong gusto akong isama nito, Sir Seth. Nag-iisa na lamang daw siya sa tirahan niya. At ang sabi pa nga ni Lola Emma, bagito pa ang laman lupang ito. Kumbaga sa atin, palaboy, hindi na pipirme. Mabuti na lamang at wala itong mataas na katungkulan sa mundo nila. Kung hindi ay mahihirapan siya na paalisin ito. At ang malala, baka hindi niya mapigilan ang pagkuha sa akin. Hindi na pinapili ni Lola Emma ang laman lupa. Diretsa ang sinabi ni Lola Emma na lumayas ito sa duhat na hindi naman niya talagang tirahan. Kung hindi ay gagawa si Lola Emma ng paraan para makulong ito doon sa puno na yon. At pagkatapos ay susunugin nila ito para mamatay siya. Ang tanging kataga na tumatak sa akin na sinabi umano ng nilalang kay Lola Emma, aalis siya, pero isusumpa niya ako, Sir Seth, na wala nang ibang magkakagusto sa akin. Grabe no, ang possessive. Pero ganun daw talaga sila. Sana all. Itong parte na ito, Sir Seth, yung sumpa na yon, yun yung tipong hindi na mapipigil ni Lola Emma. Mas maigi na umano ito kaysa tuluyan akong kunin. Ang ginawa na lamang niya noon eh, bigyan ako ng agarang dasal pang proteksyon na hindi malala ang ibibigay ng nilalang na ito sa akin. Noong umaga nga din na yon, bago ako magising at pagkatapos ng paggamot, nakatanggap na naman umano ako ng regalo ayon kila Papa. Pero hindi na ito mabangong mga bulaklak. Kaya pala umaalingasaw ang amoy sa higaan ko. Dahil ang nakita nilang katabi ko ay isang patay na ibon. Na ibig sabihin eh, talagang ginalit namin ang elementong yon. Yung tungkol naman sa sumpa, Sir Seth, ewan ko lang kung meron na akong kaparehas ng kaso pero magmula nga ng ginamot ako, unti-unting nanunuyot yung puno ng duhat. Yung durug-durug na yung loob. Pero kasabay ng pagtuyot at pagkamatay ng puno na yon, nagkakaroon ako ng mga sugat sa braso ko, sa may leeg, sa hindi ko malamang dahilan. Tapos yung sugat na yon, maihahambing mo sa maiksing mga kalmot. Hindi naman kalaliman pero ang ipinagtataka namin, kapag gumagaling o nanunuyo na yon, nagkakapeklat. Hindi ito mawala. Pinadoktor na namin ito at kung ano-anong cream pero wala. Naayon kay Lola Emma, iyon na ang sumpang na ibigay sa akin dahil hindi ako nakuha nito. Tinapos lang ni Papa ang proyekto nila doon na umabot din ng ilang buwan. Saka kami ulit nagpabago-bago ng lugar. Pero bago pa man nakaalis, wala na yung duhat doon sa pwesto niya. Nagkapira-piraso na ito. At ang dating mabibigat na sanga, ayon sa mga kumuha at ginawa itong panggatong, naging sobrang magaan na. Dito na rin ako nagkaroon ng takot na tumira o gumala sa mga probinsya o yung mga parte na mapuno. Kaya mas nakahinga ako ng maluwag nang lumipat kami sa may bandang syudad at hindi kalaunan ay nakakuha ng murang lote sa Cavite. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bubbles. Tubong taga Laguna ako at ang aking pamilya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ng dati kong hipag. Opo, dati dahil separated na po ako sa dati kong kinakasama. Nangyari po ito, Disyembre ng 2016. Bago po mangyari itong karanasan namin ay
masasabi kong ako yung taong hindi ganun kapaniwalain sa mga kulam o barang. Dahil ako yung taong maniniwala lang kapag naranasan ko na ito o may malapit na kakilala na nakaranas na ng ganito. Hanggang nga sa mangyari ang karanasan ng hipag ko. Ang kwento po ng hipag ko na si Marife, hindi niya totoong pangalan ang ibabahagi ko ngayon. Taong 2016, umuwi si Marife sa Laguna na may kasamang isang lalaki na ipinakilala niyang nobyo. Itong hipag ko noong mga panahon na yon ay meron ng dating asawa at may tatlong anak. Tubong bataan ang pamilya ng hipag ko. Pero ang mga magulang nila ay dito na naninirahan sa Laguna. Isang gabi, dumating sila ng kanyang ipinakilalang nobyo na pangalanan na lang nating Rolly. Tatawa-tawa lamang ang mga magulang ni Marife noon na sinabi sa kanyang, "O anak, baka kung ano naman yung pinapasok mo ah." Tumawa lang din si Marife at sinabing, "Ano ba kayo? Masyado naman kayong advance mag-isip. Magbabakasyon lang kami dito ni Rolly. Masyadong magulo sa bataan." Maliit lang ang bahay ng mga magulang ni Marife. Kaya ginawa ng paraan ng tatay niya na ayusin ang isang espasyo sa loob ng bahay para matulugan ng dalawa. Para mas makilala niyo si Marife, Sir Seth, ipapaliwanag ko ng maikling istorya ng kanyang buhay sa abot ng aking makakaya. Pasensya na sa mga listeners pero kailangan kong ibigay ang detalye na ito para maipaliwanag at maintindihan ng lahat ang nangyaring kababalaghan pagkatapos. Panganay si Marife sa 7 pagkakapatid. Siya ang unang nakapag-asawa at nagkaanak ito ng 3. Masiyahin ito at kalog. Masasabi kong wala sa itsura niya ang nasa 40 na ang edad dahil napakaganda nito. Morena, mahaba ang buhok at maganda ang pangangatawan. Dahilan para marami pa rin ang magka-interes sa kanya, maski may asawa at anak na ito. Nagsimulang lumabo ang relasyon nila sa kanyang unang asawa nang dahil sa bisyo. Nalulong sa droga ang asawa nito at hindi nagtagal. Nainganyo na rin si Marife na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. At dito, nakilala nilang mag-asawa si Rolly. Oo, Sir Seth. Si Rolly na bagong nobyo ni Marife ay kakilala rin ng asawa nito. Si Rolly ay tubong bataan rin. At ito ay kilalang tulak o pusher sa kanilang lugar. Naging kasamahan nilang mag-asawa itong si Rolly. Kajaming sa pagdodroga at hindi naglaon, ay naging kasamahan na rin nila ito sa pagbebenta ng shabu. Ito ang naging dahilan para mapalapit ang loob ni Marife kay Rolly dahil sa lagi nilang pag-aaway at pagbubugbugan ng asawa niya. Ikinuwento itong lahat ni Marife sa amin kaya nalaman ko ang istoryang ito. Kaya din sila umuwi noon ni Rolly doon sa Laguna ay para lumayo sa unang asawa niya at para magtagu-tagu na rin dahil daw medyo mainit sila ngayon sa kanilang lugar dahil sa droga. Nanlumo ang magulang ni Marife nang malaman ito at ang tatay niya ay galit na sinabi sa kanyang, "Habay, lintik ka! Ano ba yung pinaggagawa mo sa buhay mo? Iniwan mo yung mga anak mo doon sa asawa mo, tapos sumama ka dyan sa bago mo?" Umiyak ang ina ni Marife na may halong pangamba na baka gulo ang maging dala ni Marife at ni Rolly sa kanilang buhay sa pag-uwi nila sa kanilang bahay. Pero lumipas lamang ang mga araw, Sir Seth. Si Rolly na ang nagbibigay lagi ng pera sa mga magulang ni Marife. Palagi umano itong may makakapal na pera sa bulsa at siya lahat ang gumagastos sa pang-araw-araw nila. Hirap ang buhay ng magulang at mga kapatid ni Marife, kung kaya ito ay tila naging oportunidad nila na makaraos sa araw-araw na gastusin sa bahay.
Makaluwahang araw kong pumunta sa bayan itong si Rolly at Marife para kumuha umano ng padalang pera galing sa Bataan. Sa madaling salita, tuloy pa rin ang pagtutulak nila at tila ba may mga kasamaan din sila na siyang nagpapadala ng pera sa kanila. 2 linggo ang lumipas at sa 2 linggo na yon, parang laging may piyesta sa bahay ng magulang ni Marife. Palaging masarap ang pagkain, palaging may videoke. Nagpa-party-party ika nga. Isang umaga noon, nagulat ang mga magulang ni Marife na nag-iimpake na yung 2 ito. Uuwi na daw sila ng Bataan dahil may aayusin daw umano sila. Nag-ibang itsura ng mukha ng ina ni Marife noon. Hindi ko alam kung nag-aalala ba ito na baka mapahamak ang anak pag bumalik ito ng Bataan o dahil wala nang gagastos para sa kanila sa araw-araw. Nagtanong pa ang tatay ni Marife kung babalik pa ba ang mga ito o hindi na. Ang sabi na lamang ni Marife, babalik daw sila. Mabilis lang daw sila doon at may aayusin lang. Tuloy-tuloy daw ang party pagkabalik nila. Patawa-tawa pang sagot nito. Umalis sila ni Rolly. Wala na kaming naging balita sa kanila. Paminsan-minsan na lang ito kung mag-text sa isa niyang kapatid. Hanggang sa mabalitaan namin ang hindi na rin namin ikinagulat na pangyayari. Merong natanggap na text ang kapatid ni Marife. Nahuli ng mga pulis si Rolly at ito yung nakakulong na. Muntik na rin umanong damputin ng pulis si Marife. Mabuti na lamang at nakatakbo ito at nagpagulong-gulong umano siya sa sukalan o talahiban. Nanlulumo umano ito at hindi alam ang kanyang gagawin. Nagdesisyon ang ina ni Marife na pauwiin itong si Marife sa Laguna dahil baka madamay pa ito. Noong sumunod na araw, dumating si Marife sa bahay ng kanyang mga magulang na nag-iisa lang. Malungkot ito. Walang kapera-pera. Magmula noon, hindi na nagkwento si Marife tungkol kay Rolly. Ang tangi na lamang sinasabi nito ay wala na siyang balita dahil ang tunay na asawa na umano ni Rolly ang nag-aasikaso sa kanyang kaso. O Sir Seth, pamilyadong tao rin itong si Rolly. Kasal ito at may 2 anak na babae. Nagdaan ang ilan pang araw at sa katabing bakanting lote ng tirahan ng mga magulang ni Marife ay may nag-umpisa ng gumawa ng isang eskwelahan. Malaking project ito at may mga ilang kalalakihan ang gumagawa dito at doon na rin nagtayo ng maliit na barracks. Ang foreman nito na nakatira lang sa katabing barangay ng kanilang lugar, nakilala ni Marife. Tawagin na lang natin itong Paul. Unti-unting nakapalagayan ang loob niya dahil nga sa may itsura itong si Marife. Nagustuhan agad ito ni Paul. Hindi na nagtaka ang pamilya ni Marife sa nangyari noon. Mabilis man umano, sanay na sila sa estilo ng kanilang anak. May pagkamahilig kasi itong si Marife sa lalaki. At ang pinupuntirya pa nga umano nito ay yung mga lalaki na alam niyang kayang sustentuhan ang mga pangangailangan niya. Nawala naman ang bisyo nitong si Marife nang maging magkarelasyon sila ni Paul. Strikto kasi itong si Paul. Maging sa mga tauhan niya, napaka-strikto. Pamilyadong tao rin si Paul, Sir Seth. Nasa abroad ang miss nito. Ang mga anak naman ay nasa kanya at siyang nag-aasikaso. Mga binata na ang anak ni Paul ng mga panahon na iyon. Noong nagkapalagayan na sila ng loob, nagdesisyon silang 2 na magsama na. Ikinuha siya ng maliit na bahay ni Paul na maaari nilang upahan. Malapit lang din sa bahay ng magulang ni Marife. Doon na umuwi si Paul at umuwi na lang sa umaga sa kanyang mga anak bago magsimula ang trabaho. Maayos naman ang naging relasyon nila. Gawa ng mabait itong si Paul. Talagang itong si Marife lang ang laging nag-uumpisa ng mga bagay na maaari nilang pagtalunan. Isang umaga,
Natatandaan ko pa, Sir Seth, na bagong gising kami noon. Lilinawin ko lamang po, Sir Seth, na hindi ako doon nakatira sa bahay ng magulang ng aking dating kinakasama. Madalas lang kami na doon, namamasyal at matulog. Siguro 2 beses kada isang linggo. Nakatira kami sa kabayanan ng aming syudad. Nakapisan kami sa bahay ng aking mga magulang. So ito na. Isang umaga, pagising namin. Maaga pa, pumunta na itong si Marife sa bahay ng kanyang ina. Doon daw muna umano ito at magkakape. Hawak-hawak nito ang ulo niya na parang hinihilot at kinakamot niya. Nakasimangot ang mukha. At halata mong may dinadamdam. Oh, napapaano ka? Tanong ng nanay ni Marife sa kanya. Parang may mabigat ng ulo ko, ma. Sagot niya. Baka naman ang over yan. Lagi ka nalang kasing umiinom. Sambit ng nanay nito. Nagtimpla ng kape si Marife at doon ay tumambay habang nagyoyosi. Binaliwala lang namin ito dahil sanay na kami sa kanya na lagi siyang umiinom ng alak sa gabi. Kaya naisip namin na baka nga hangover lang. Lumipas pa ang ilang araw. Umuwi na kami ng anak ko sa bahay ng magulang ko. Nakatanggap kami ng text noon sa isa ko pang hipag na ayon nga daw sa kanya, yung ate Marife niya, laging dumadaing na masakit ang ulo nito. Naisip ko pa na baka naman sa mata ang diferensya niya. Kaya yun ay sinubukan nilang magpatingin sa doktor. Sinamahan ito ng nanay niya at pagka-uwi nila ay may suot-suot na itong salamin. Ang akala namin noon, magiging okay na siya dahil nga nakasalamin na ito. Pero laking pagtataka namin. Nang para bang lalo itong dumaing na napakasakit umano ng ulo niya, na bumababa na hanggang sa may kilay niya. Wala na akong maisip noon na ibang suwestiyon. Gawa nang nakalapit na ito sa doktor eh. Ang sabi naman ng tatay ni Marife, baka bumabalik ito sa pagdodroga. Kaya nagkakaganyan at kung ano-ano na ang nararamdaman. Pagalit naman na sumagot si Marife na hindi na umano siya gumagamit. Masakit lang talaga ang ulo niya at hindi siya nagbibiro. Noong mga panahon na yun, sir, halatang madali nang maaburido itong si Marife. Sumunod na araw noon, meron nang tumubong parang isang malaking tagiyawat sa kanang kilay niya, sa taas ng kilay nito. Hindi ito basta ordinaryong tagiyawat lang. Kung titignan mo ito, malaki at namamaga talaga. Dumadaing na rin si Marife noon na nahihilo siya at parabang nanlalabo ang kanyang kanang mata. Dito na naisip ng nanay niya na mukhang iba na ito. Nabalitaan ito ng kanilang mga kapitbahay at nagbigay ng suhestiyon sa tatay niya na bakit hindi subukan na patingnan si isang manggagamot. Pumayag naman din kaagad si Marife dahil nga sa ramdam na rin siguro niya na may hindi magandang nangyayari sa kanya at hindi ito normal na sakit. Sa dulong bahagi ng barangay nila, meron daw kilala na isang lalaking manggagamot doon. Doon nila unang dinala si Marife sakay ng tricycle kasama si Paul at ang kapatid na babae ni Marife. Tinawas umano ito at ang sabi lang ng manggagamot ay napaglaruan lang. Nakatuwaan ng isang lamang lupa. Meron daw sigurong naapakan si Marife na nasaktan at nagalit sa kanya. Tinapalan umano nito si Marife sa kanyang ulo ng mga dahon at binalot ito ng puting tela. Nang makauwi sila sa bahay ay nagsabi itong si Marife na matutulog na muna at masama nga ang kanyang pakiramdam. Magmula din pala noon, Sir Seth, ay doon na muna ito natutulog sa bahay ng mga magulang niya. At itong si Paul naman ay umuwi na muna sa mga anak niya. Pero paminsan-minsan ay sinasamahan naman niya si Marife na matulog.
lalo na kapag umiiyak na ito sa sobrang sakit ng ulo. Lalong lumala ang nararamdaman ni Marife pagkatapos noon. Ang isang malaking tagiyawat niya, nadagdagan pa. Naging butil-butil ito na mapupula, na halos sakupin na ang kanang bahagi ng noo niya at ang kanyang kanang mata. Hirap na niyang imulat. Maski kami ay natatakot nang tingnan siya, para bang nagnanana na ang kanyang mga butil-butil at namamagapa ito. Pasintabi po sa mga kumakain. Hindi na rin umano siya makatulog sa gabi. Madalas itong managinip ng masasama. Mga maligno ang mga nakikita niya. Basta't mga nakakatakot daw na nilalang kaya hirap na hirap siyang makaidlip. Sinasamahan na lang siya lagi ni Paul at lagi din itong tinitingnan ng kanyang ina at ama. Simula nang magkaganon si Marife, madalang na kaming bumisita sa bahay nila Sir Seth. Nakakaramdam din kasi ako ng takot noon. Hindi ako sanay sa mga ganong pangyayari. Hindi ako lumaki sa ganong klase ng buhay. At wala akong karanasan sa mga ganong bagay, maski ang pamilya ko. Natakot ako para sa anak ko na noong panahon na yun ay napakaliit pa. Sinabihan rin ako ng mga magulang ko na wag na muna kami pumasyal doon. Pero araw-araw, nakakatanggap ako ng text sa isa ko pang hipag na awang-awa na sa lagay ni Marife, na hindi na daw nila alam kung kaninong manggagamot pa sila lalapit. Tahimik lamang ako nun Sir Seth, pero may kilala ako na sa tingin ko ay makakatulong sa hipag ko na yon. Meron akong pinsan na nakapangasawa ng may tiyahin na marunong sa panggagamot. Palagi itong naikikwento sa akin na manghang-mangha daw umano siya sa bisa at sa galing sa panggagamot nitong tiyahin ng kanyang asawa. Marami na daw umano itong natulungan na maski mga taga malalayong lugar. Ipinapatawag umano ito para manggamot at kilalang kilala ito. May naikwento pa nga itong pinsan ko na ito sa akin, na mismong ama umano ng kanyang asawa ay nagamot nito nang minsang subukan umano na ibarang ang kanyang biyenang lalaki. Payat na umano ang kanyang biyenan nun at palagi nang sumusuka. Hindi na makakakain at ipinalagay na nila ang kanilang loob na maaaring pumanaw na ito. Pero napagaling umano ito ni Nanay Vicky, yung manggagamot. Tunay niyang pangalan ito, Sir Seth. So ginamot niya ito at nagsimula umano itong sumuka ng mga maiitim na palaka. Matapos mailabas yon ng tatay ng asawa niya, pinalayas umano ng manggagamot na ito ang mga itim na palaka palabas sa bahay nila. At matapos ay gumaling na ito at unti-unti nang nakarecover. Para nga daw nagdahilan lang itong tatay ng asawa niya. Marami pang nagpatunay ng abilidad nitong ni Nanay Vicky sa panggagamot. Pero may number one rule daw ito, Sir Seth. Papagalingin kita, pero hindi ko ibabalik sa gumawa sa iyo niyan ang ginawa niya sa iyo. Sa madaling salita, ipagpapasa Diyos na lamang daw nila ang lahat at hindi sila gagante. Ganon ang gusto ni Nanay Vicky. Palagi akong balisa, Sir Seth, ng mga nagdaang araw na iyon. Iniisip ko ang lagay ng hipag ko. Naaawa ako sa kanya pero nandun pa rin yung takot ko na ayoko talagang madamay sa mga ganong bagay. Pero nagigilty din ako kasi may alam ako na maaaring makatulong sa kanya pero hindi ko masabi-sabi sa kanila. Hanggang sa isang gabi, nakatanggap ako ng text mismo kay Paul. Para bang wala nang ibang malapitan ito. Sabi niya, kung meron daw ba akong alam na maaaring lapitan para matulungan itong si Marife. Nagulat ako sa text na yon. Gawa ng hindi naman madalas mag-text itong si Paul sa amin. Maliban na lang kung may importante na itatanong.
Para bang sinyalis ito, Sir Seth, dahil nung gabi din na yon, may kakaiba akong naramdaman na awa sa hipag ko. At dito, hindi na ako nagdalawang isip na sabihin na meron akong kakilala. At kung magtitiwala kayo, sa palagay ko ay matutulungan niya, si Ate Marife. Nung gabi rin na yon, tinawagan ko ang pinsan ko at hiningi ko yung contact number ni Nanay Vicky. Nag-iwan ako ng text sa kanya. Nagpakilala ako at sinabi ko na meron sana akong ihihingi ng tulong sa kanya na sa tingin namin ay kinukulam o binabarang. Nakapikit na ako noon, Sir Seth. Hindi ko inasahan na sa kalaliman din ng gabi, magre-reply si Nanay Vicky. Tinanong niya ako kung ano ang pangalan. Ibigay daw sa kanya ang buong pangalan nito at ang petsa ng kanyang kapanganakan. Nag-reply ako kaagad sa kanya. Ibinigay ko ang impormasyon na hinihingi niya. Saka ako natulog. Nagising ako madaling araw. Tumatawag si Paul. Umiiyak na siya sa puntong ito at sinabing masama na umano ang lagay ni Ate Marife. Nilalagnat na ito. Nag-iiba na ang boses niya at dumadaing ito na parang may mga naririnig na siya ng mga boses na bumubulong sa kanya. At ang mga sugat nito, gumagalaw-galaw umano sa loob. Nanlumo ako noon. Naawa ako sa hipag ko na ito. Ang tanging naisagot ko na lang sa kanya ay nakonta ko na yung kilala kong manggagamot at hiningi na yung pangalan at birthday ni ate. Hihintayin ko na lang yung reply. Pagkatapos naming mag-usap, mga isang oras lang ang lumipas noon, nagring ang cellphone ko. Tumatawag sa akin si Nanay Vicky. Sinagot ko ito agad at ang sabi niya, pupunta na daw siya dito sa amin. Sa araw din na yon at kailangan niyang makita si Marife. Masama na umano ang lagay nito at ang may kagagawan ng nararamdaman niya, may planong tutuluyan siya. Nanindig ang mga balahibo ko noon. Birthday at pangalan pa lang ni Marife ang naibigay ko kay Nanay Vicky, pero para bang alam na niya ang nangyayari sa kanya. Noong araw din na yon, dumating sa bahay namin si Marife. Kasama nito si Paul at ang isa pang kapatid ni Marife. Nanlumo ako nung makita ko ang itsura ng hipag ko na yon. Hindi makilala ang mukha niya. Parang ibang tao na. Natatakot akong tingnan siya dahil ang dating maganda niyang mukha, napalitan ng animoy, para bang hindi na mukha ng tao. Punong-puno na ng mga nagnanana na sugat ang noo niya, pababa sa kilay, hanggang sa pisngi. Nagsisimula na ring mayupi ang ilong niya noon, at ang kanang mata niya ay pikit na. Hindi na niya maimulat. Tanging ang kaliwang mata na lamang ang naimumulat niya ng bahagya. Nakatalukbong na lang ito ng malaking tuwalya para maitago ang mukha niya. Tinanggap naman sila ng mga magulang ko sa bahay. Naawa sa kanya ang mama at papa ko. Nilapitan pa nila ito at hinawakan sa kamay. Sinabihan nito ni mama na ipagdadasal nila siya para malampasan ang pagsubok na ito. Kinahapunan, dumating na si Nanay Vicky sa amin. Pagpasok niya ng bahay at pagkakita na pagkakita niya palang kay Marife, iba na ang tingin niya dito. Anong malaking kasalanan mo, iha, at ginawa yan sa'yo? Yun agad ang tanong ni Nanay Vicky sa kanya. Nanatiling tahimik si Marife at umiiyak lamang ito. Hindi daw umano niya alam kung sino ang gumawa sa kanya noon. Malalaman natin yan, iha. Huwag kang mag-alala at manalig ka lamang at magtiwala sa Panginoon. Mangako ka sa akin na huwag kang magsisinungaling pag magtatanong ako sa iyo, ha. Sasagutin mo ako ng tuwid. Sabi ni Nanay Vicky sa kanya.
Saglit lamang silang nag-usap noon. Pinulsuhan lamang siya nito. Binuklat ang nakatabing na tela sa ulo ni Marife para makita nito ang kabuuan ng mga sugat niya. Konting impormasyon lamang ang kanyang itinanong gaya ng saang probinsya ka galing bago mo maramdaman yung ganito at kung may nakaaway ka ba. Ang sagot lamang ni Marife ay sa bataan niya. At marami naman umano talaga ang galit sa kanya dahil sa naging bisyo niya. Mahinang bumulong noon si Nanay Vicky na sa tingin ko. Nagsisimula na itong mag-orasyon. May ipinahid ito na parang langis sa ulo ni Marife. Pagkatapos ay tinakpan ito ulit. Binilinan niya kami noon na samahan sa magdamag si Marife at huwag tutulugan. Alam na umano ng kalaban o may gawa sa kanya noon na inuumpisanan niyang gamutin si Marife. Kaya susubukan umano sila nito. Nagsabi ito na babalik kinabukasan, alas tres ng hapon at gagawin na ang panggagamot. Magpahinga muna si Marife umano ayon sa kanya at magdasal ng taimtim. Noong kinagabihan ding iyon, hindi umuwi sa bahay nila si Kuya Paul at ang kapatid na babae ni Marife. Sinamahan siya nito sa aking kwarto at doon sila nagstay habang ginagamot siya. May taklob ang ulo at mata ni Marife noon. Gaya ng sinabi ni Nanay Vicky, walang gumalaw sa taklob na iyon kahit na ano pang maramdaman ni Marife. Pagkakain ng hapunan, nasa kwarto kami at sinasamahan si Marife. Nagrereklamo ito Sir Seth na saraduhan daw ang bintana gawa ng natatakot umano siya. Meron daw kasi siyang nakikitang nakatingin mula sa labas ng bintanang iyon. At saka isa pa, para sa kanya, napakalakas daw ng hangin. Nagkatinginan kaming tatlo ni na Kuya Paul at isa ko pang hipag. Gawa ng sarado naman ang bintana noon Sir Seth at may kurtina rin ito. Kaya imposible ding may makakapasok na hangin noon. Unang-una, simentado ang bahay namin na iyon at may kisame. Sarado din ang pinto dahil maski kami ay natatakot sa sitwasyon ni Marife. Walang bukas na electric fan dahil masama nga daw ang pakiramdam niya at ayaw niyang malamigan. Kaya takang-taka kami noon kung paano niyang nasabi na bukas ang bintana at may nakatingin sa kanya at malakas ang hangin. Pinagpahinga na namin siya noon at binantayan lang namin siya magdamag. Para hindi kami makatulog, naglaro kami ng baraha. Maski ako na hindi maalam magtongit ay nakikisali na lang din. Hanggang sa maya-maya, tinawag ako ng mama ko na hinahanap umano ako ng anak ko na nasa kabilang kwarto. Umalis na ako noon at pinuntahan ko ng anak ko. Ang sabi ko sa kanila, sila na ang bahala kay Ate Marife at huwag na huwag silang matutulog ng sabay. Sumunod na araw, nagtitimpla ako ng kape para makapag-almusal. Maagang bumangon si Kuya Paul dahil papasok na umano siya sa trabaho. Kinamusta ko kung ayos lang ba sila kagabi at mukhang puyat na puyat ito. Sabi niya, naririnig daw nila si Marife na bumubulong-bulong na hindi nila naiintindihan ang sinasabi. Kinikilabutan na umano sila noon at nakakaamoy din sila ng napakabahong amoy na para daw malansang nabubulok. At ang amoy na yon, nanggagaling sa mismong ulo ni Marife. Napadasal na lamang umano ang kapatid dito ng malakas habang hawak-hawak ang kamay ni Marife. Mangiyak-ngiyak ito. Habang naghihintay kami ng pagdating ni Nanay Vicky sa araw na yon para sa gamutan, napakatahimik at napakatamlay ng aura sa bahay namin, Sir Seth. Pumasok sa trabaho ang mga magulang ko. At ang anak ko naman ay pinapapunta ko lagi sa kabilang bahay kung saan nakatira ang lola ko at ibang mga pinsan.
Ayaw din kasi ng pamilya ko na makita ng anak ko ang mga ganoong pangyari. At isa pa, natatakot din ang anak ko noon sa itsura at sa ikinikilos ni Marife. Kagaya ng ipinangako ni Nanay Vicky noon, dumating siya mga bandang alas 3 ng hapon. Kasama nito ang kapatid niya at ang driver ng tricycle. Bago umpisa ng panggagamot, ipinasarado ni Nanay Vicky lahat ng bintana namin at pintuan sa bahay. Pinalabas din ito ang iba pang mga tao. Ang gusto niya lamang na maiwan ng mga panahon na iyon ay siya, ang kapatid niya na may edad na rin. Ako na may-ari umano ng bahay, ang tricycle driver na pamangkin niya, at si Marife. Nakaramdam ako ng takot at kaba ng mga sandaling yon. Ito ang kauna-unahang beses kong makakita ng ganitong ritual. Ang sabi ni Nanay Vicky, bago siya mag-umpisa, kung lahat daw ba kami doon ay nagtitiwala sa kanya at sa kakayahan niya. Tumugon naman kami. Tumango ako. Nagdasal muna kaming lahat sa Panginoon na nawa ay gabayan kami sa mangyayari. May pinakulong tubig si Nanay Vicky na tinulungan ng kanyang kapatid. May mga nakalagay doon na mga dahon na kung ano-ano. Huwag niyo po sana akong i-judge. Hindi ko kasi alam ang mga tawag sa mga inilagay ni Nanay Vicky sa kanyang palanggana. Hindi ko rin ugaling magtanong sa kanya noong mga panahon na yon. Medyo naiilang kasi ako kay Nanay Vicky. Parang siya kasi yung tipo ng tao na nakakatakot din kausapin. Para bang kapag tinitingnan ka, parang lagpasan ang titig sa'yo. Diba may kanyang tao? Ganun na ganun makatingin si Nanay Vicky. Pinaupo niya si Marife sa isang silya, katapat ng palanggana na may kumukulong tubig at mga dahon, at yun ay nakapatong sa sahig. May inusal si Nanay Vicky sa kanyang wika. Para bang siya lamang ang nakakaintindi ng mga salitang yon. Pagkatapos nun, meron siyang inihagi sa may palanggana. Isang bagay. Ito yung bagay na talagang ikinagulat ng lahat ng tao na nasa loob ng mga oras na yon. Matapos na kasing ibato ang kung ano sa palanggana na yon, bigla na lamang umusok ng napakalawak mula sa palanggana. Kulay puting usok ito na kala mo ulap. Nabalot ng usok ang buong bahay namin na yon, Sir Seth. Napakabilis ng pangyayari at walang ano-ano. Bigla na lamang sumigaw ng napakalakas si Nanay Vicky na ikinakilabot naming lahat. Ibang-iba ang tinig ng boses niya na boses ng isang babae pero parang mas pinabata ang edad. Humihiyaw ito, umiiyak at galit na galit. Sabi nito, walang yakang babae ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong ang asawa ko. Hayop kang babae ka. Papatayin kita. Nang galing ang mga katagang yung kay Nanay Vicky, na animo ay sinasapian noong mga panahon na yon. Napakalakas ni Nanay Vicky noon. Sinugod niya at sinabunutan si Marife, na agad namang pinigilan ng pamangkin at kapatid niya. Halos mapaluhod noon si Marife sa sahig sa paghablot sa kanya ni Nanay Vicky, na naghihiyaw pa rin na akala mo'y isang demonyo. Nanlilisik pa ang mga mata nito at nagpupumiglas sa pagkakahawak ng kapatid at pamangkin niya. Walang ano-ano.
Kinuha ni Nanay Vicky ang palanggana na merong mainit na tubig. At akma sana nitong ibubuhos kay Marife. Mabuti na lamang at naawat ito ng pamangkin niya. Dahilan para tumapon ng kaunti ang tubig sa may sahig. Wala namang nasabi si Marife noong mga sandaling iyon, kundi ang umiyak na lamang. Maya-maya pa, naimasmasan na rin si Aling Vicky na nakalupasay na rin sa sahig. Pinagmamasdan ko siyang mabuti noon, simula nung umpisa, hanggang sa magising ito. Ganitong-ganito ang itsura ni Nanay Vicky noon, Sir Seth. Yung anyo niya kanina habang sinasapian, para bang napakabangis na hayop. Ultimong kilay niya noong mga panahon na yon, nakatayo o nakatindig. At nang may masmasan na ito, bumalik na siya sa normal niyang itsura. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko noon sa nasaksiyan ko. Hindi ko akalain na makaka-witness ako ng ganoong eksena sa talang buhay ko. Maya-maya pa, umimik na itong si Nanay Vicky. Humingi siya ng tubig na maiinom, gawa ng uhaw na uhaw ito, at para bang hinahabol yung paghinga niya. Umiiling-iling siyang sinabing, tutuluyan umano nila si Marife. Dalawa sila na pumunta sa mambabarang, isang babae at isang lalaki. Kung hindi ito maaagapan, ang mga sugat at pamamaga ng mukha nito ay bababa hanggang lalamunan na siyang magiging dahilan ng pagkamatay ni Marife. Dito na umiyak si Marife, Sir Seth, at wala itong pagdadalawang isip na sinabing ang babaeng tinutukoy ni Nanay Vicky ay walang iba kundi ang asawa ni Rolly. Malaki kasi ang galit nito sa kanya dahil siya ang sinisisi sa pagkakasira ng pamilya nila at sa pagkakadakip ng mga pulis kay Rolly. At yung lalaki naman, walang iba kundi ang sariling asawa ni Marife. Gulat na gulat ako noon sa sinabi ni Marife, Sir Seth. Doon ko nalaman na magkakakilala pala ang asawa ni Rolly at ang asawa niya. At matagal na silang pinaghahanap. Nagbanta umano ang mga ito na ipapahuli silang dalawa sa pulis. At dito, Sir Seth, dito namin nalaman ang sikreto ni Marife. Umamin ito sa amin na siya ang nagpahuli kay Rolly. Inunahan niya na umano ang mga ito bago pa siya mismo ang madamay. Ayaw niyang makulong dahil may mga anak siyang kailangan pang buhayin noon. Wala nang iba pang nasabi noon si Marife kundi umiyak na lang. Hindi namin akalain na ganun pala ang tunay na nangyari. Maski ang mga magulang niya, hindi alam na nangyari ito, Sir Seth. Kung nagtataka naman po kayo kung bakit hindi pinuntahan ng kanyang asawa si Marife dito sa Laguna, hindi kasi alam ng asawa niya na sa Laguna lumipat ng tirahan ang mga magulang ni Marife. Gawa ng ang mga ito ay umalis na noon pa sa Bataan. Ang rason naman ng paglisan nila doon ay hindi ko na babanggitin dito, Sir Seth. Masyadong pribado at sa tingin ko ay hindi na rin konektado sa kwentong ito. Matapos itong mailahad ni Marife sa amin ay tinimpla ni Nanay Vicky ang ipapainom sa kanya gamit ang mga dahon na nakababat at ang tubig na pinakulo niya na nasa kusina namin. Isang baso ito, Sir Seth. Kulay brown na maberde. Akala mo mantika na napakalagkit nito at kakaiba ang amoy. Pinainom ito ng dire-diretso ni Nanay Vicky noon. At ang sabi niya kay Marife, uubusin ito. At wag na wag niyang ibababa ang baso na iyon hanggat hindi nauubos ang iniinom niya. Tumango si Marife. Walang pag-aalinlangan na ininom ng padiretso ang laman ng baso na iyon.
Nakita kong ngumingiwi-ngiwi pa si Marife noon dahil siguro masama ang lasa nito. Pero inubos niya pa rin. Wala pang 2 minuto matapos maubos yon. Nakaramdam ito ng pagsusuka. Inakay namin siya sa may banyo at doon ito sumuka. Napakarami nun, Sir Seth. Buong-buo. Maski ako, nasusuka ako nung nakita ko yon. Dagdag mo pa yung napakabahong amoy nito. At talaga namang nakakadiri. Sabi ni Nanay Vicky sa amin, huwag umano naming i-flush yon o bubuhusan ng tubig. Hayaan muna naming makita niya ito kung ano man ang inilabas ni Marife noon. Noong matapos ng pagsusuka niya, lumapit na itong si Nanay Vicky at tiningnan kung ano ang nailabas ni Marife. Matapos makita ang buo-buong lamang yon na kulay brown at itim na hugis bilog. Si Nanay Vicky na mismo ang nagbuhos nito. Agad din niyang binilinan ng ibang tao sa bahay namin na linisin ang banyo kung maaari. Binuksan na rin namin lahat ng bintana at pintuan at nagpausok si Nanay Vicky sa buong kabahayan namin. Yung palanggana na may tubig, yun ang ginamit ni Nanay Vicky na pinatakan niya ng kandila habang may inuusal ito. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, kinuha niya ang nabuo na kandila sa palanggana. Tito, talagang napatayo ang mga balahibo ko. Ang hugis nito, kamukhang kamukha ng ulo at buong mukha ni Marife, na may malaking bukol sa kanang bahagi nito. Sabi ni Nanay Vicky, ganun na ganun ang gagawin kay Marife. Bubulukin yung buong mukha niya hanggang umabot nga sa lalamunan na ikakamatay nito. Sabi ni Nanay Vicky noon, magpasalamat kami sa Panginoon at naagapan namin ang kung anumang maaaring hindi maganda kay Marife. Ang mga dahon na natira, Sir Seth, ay pinahiran ni Nanay Vicky ng langis. Meron siyang ibinulong dito. Pagkatapos ay itinapal niya ito sa mga sugat ni Marife. Tinakpan ng telang puti ang buong ulo hanggang sa may leeg niya. Nagtira lamang ng konting siwang para sa ilong at bibig. Pati ang kabilang mata ni Marife noon ay tinakpan rin. Binilinan kami na alalayan na lamang daw namin si Marife dahil magdamag daw na wala itong makikita dahil sa itinapal niya. Nagpaalam na si Nanay Vicky noon na uuwi. Babalik na lamang daw siya kinabukasan ng umaga. Siya mismo ang magtatanggal ng itinapal na yon kay Marife. Pinayuhan niya si Marife na palaging manalangin at mangako umano ito na magbabagong buhay na. Nang makauwi na si Nanay Vicky, agad na akong naglinis ng bahay namin. Inakay si Marife ng kapatid niya papuntang kwarto para makapagpahinga na. Naglinis akong mabuti noon dahil ayaw ko rin naman na madadatna ng mga magulang ko na madumi yung bahay. Kinagabihan, dumating na si Kuya Paul at ikinuwento namin sa kanya ang lahat ng nangyari. Kitang-kita ko na nanlumo ito. May halong pagkadismaya at tila ba nagalit ito sa nangyari. Naiintindihan ko siya, Sir Seth, dahil maski ako, ganun din ang mararamdaman ko. Nalaman namin ang tunay na dahilan kung bakit siya nagawang ipabarang ng mga kaaway niya. Pero sa tingin namin ay mali pa rin ang ginawa sa kanya. Kahit kailan ay hindi magiging tama ang kumitil ka ng buhay ng tao dahil sa personal mong rason at galit. Gayunpaman, sana ay magsilbing aral ito para kay Marife na sana ay magbagong buhay na siya. Kinagabihan noon, dumadaing na si Marife na napakakati ng mga sugat nito. Para daw may gumagalaw at gumagapang dito. Hindi ito makatulog ng maayos dahil sa nararamdaman niya. Sinabihan na lamang siya ng kapatid niya noon na magdasal. Sumunod na araw,
Dumating kaagad si Nanay Vicky kasama ang kanyang kapatid. Maagang maaga pa. Tinanggal na niya ang nakatapal sa mukha ni Marife at ang susunod niyang gagawin ay sisilaban niya ito sa labas ng bakuran. Nang simulan niya na itong silaban, nagputukan ito, Sir Seth. Yung akala mo merong nagpiprito ng pumipitik na isda. Sa maniwala man kayo o sa hindi, doon na rin nagsilabasan ang mga uod sa tela at mga dahon na nagpipitikan dahil nasusunog na ang mga ito. Ito daw umano ang inilagay kay Marife. Mga uod na siyang naging dahilan para bumulok ang mukha niya. At meron pa umanong nagpapatak ng kandila na siya ring nagiging dahilan kaya dahan-dahang namamaga at lumulobo ang mukha nito. Matapos ang ginawa ni Nanay Vicky ay pinahiran na niya ng langis ang mga sugat ni Marife. Niyaya niya itong manalangin ng taimtim. Hawak ang kamay nito. Sinabi niya kay Marife na gagaling na siya at unti-unti nang babalik sa normal ang mukha niya. Pagkatapos nun, merong ibinigay si Nanay Vicky sa kanya na kwintas na may nakapaloob na kung anong mga bagay sa loob. Merong isang maliit na pulang tela doon. Huwag daw umano itong huhubarin ni Marife kahit na naliligo siya. Ingatan niya umano ito at mangako siyang magbabagong buhay na. Palaging lumapit sa may kapalat, lumayo sa mga gawa ng demonyo. Labis-labis ang pasasalamat ni Marife kay Nanay Vicky noon. Ganon din kaming lahat. Nagpasalamat kami sa kanya sa pagtulong niya sa amin. May inabot sa kanya si Kuya Paul na sobre pero hindi ko na alam kung ano man yon. Bago ito umalis, may iniwan pa itong salita kay Marife na kung sakaling bumalik ito sa dating gawain niya, mawawalan ng bisa ang paggamot nito sa kanya, pati ang kwintas na ibinigay. At kapag tinablan ulit siya ng gawa ng kalaban o ng kulam, hindi na siya nito matutulungan. Yun ang huling sinabi ni Nanay Vicky kay Marife, Sir Seth. Nahiling ko ay sana ilubos niyang maunawaan. Marami akong natutunan sa karanasan na ito na walang masama at walang mawawala kung maniniwala ka sa mga ganitong bagay. At higit sa lahat, matibay na paniniwala sa Diyos ang talagang makakapagligtas sa iyo sa mga gawain ng kalaban. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth, at maraming salamat sa pagtatsyagaan niyo sa aking kwento. Nais ko lamang pong ipaalam na ang mga nailahad ko ay pawang katotohanan lamang base sa aking obserbasyon sa lahat ng naganap. Sa ngayon, wala na akong balita kay Marife o sa kahit na sino sa kanilang pamilya. Nasa ibang bansa na po ako nagtatrabaho ngayon. At gaya din nung minsang nagpapulso ako kay Nanay Vicky nung mga panahon na ginagamot niya si Marife. Sinabi ng manggagamot na ito sa akin na subukan ko daw mag-abroad at nandun daw ang swerte ko. At sa ngayon ay 4 na taon na ako dito sa ibang bansa. Nakakatulong na ako sa aking pamilya at naibibigay ko na ang pangangailangan ko sa nag-iisa kong anak. Muli, Sir Seth. Ako po si Bubbles. Maraming maraming salamat.